Hi guys, welcome to the sixth episode of the podcast. I have here with me Mr. Abe Barreda, my good friend, and Sir Ed Chico. Kamusta po? Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening! Ayun, last time tayo nagkita-kita, di ba? Actually, last time, I'm not sure, Abe, kung kailan, pero first time ko kayo nakita and first time ko kayo na-meet, Sir Ed, nung open mic niya sa Nomu. Oo, yun sa Nomu. Oo, napagkwentuhan nga namin ni Abe yun eh. Sabi ko sa kanya nung podcast namin is, yung show na yun, napagod ako. Ako lang guest, di ba? Napagod ako. Yung reason ba't ako napagod is because hindi kasi ako nakakanood ng stand-up shows before. Eh, sobrang fanatic ako ng iba't-ibang stand-up comedian. Like, siguro parang teenagers pa. Teenager pa lang yata siguro ako. So, parang ang accelerating nung idea na nanonood ka right in front of you. Kaya parang ka nanonood ng concert. Gets so, like, every nuances. Kahit anong joke na tina-try out. Yung alam mo lang din na nagta-try out kayo ng joke. So parang ang accelerating para sa akin, kaya parang napagod, parang na-excite ako the whole time. So anyways, actually kaya ako rin na bring up is because medyo frustrating ba on your end, kasi 3 months na tayo lockdown and ang daming nangyari during that past 3 months. Ang daming interesting topics na lumalabas sa news ngayon or current events. So let's say, di ba, may nagkaroon ng Kim Chu event, nagkaroon ng Mañanita ni Sinas, nagkaroon ng Ben Tulfo, Frankie Pangilinan, ABS-CBN shutdown, biglang Harry Roque, ay, anti-terror bill, Harry Roque versus UP. Ang frustrating ba from your end na hindi makapag-test out ngayon ng material, hindi makapag-open mic, parang gusto mo malabasan na yung ano mo, gusto mo matest out yung jokes mo? Hindi, wala kasi akong gig nung ano eh, before ng lockdown, kaya maganda yung excuse lang na wala akong gig ngayon dahil lockdown. hindi ka affected pag wala kang booking, kaya yeah. kaya yung mga affected yung mga successful lang na comedians yung may mga gig this year. Pero yung mga ano, mga ibang comedians diyan, huwag kayong magpanggap na miss niyo yung open mic, kasi open mic lang yun, guys. Paid na miss yan, pero wala kayong paid gig. Huwag kayong magpanggap na may paid gig. Hindi tayo katulad kay Atty. Ed. Si Atty. Ed, may ano yan, may corporate gigs. Yan, nami-miss niya yan, for sure. Kaya, Sir Ed? Diba, Atty.? Siguro, parang initially lang, parang feeling mo, parang hassle, di ba? Because, you know, you're used to performing live. But then, it also parang compels you to make an assessment of how things are done with the lockdown. So you're able to also explore other opportunities, di ba? Ibang mediums, for example, technology, you avail of it. In fact, last week or 2 weeks ago, kasama ko si Pastor Ruther and si Chip Balbuena. We had the corporate show for Ayala Corporation at ano to, Zoom. So it's actually a first, I think, that comedians would be doing paid corporate gigs through the internet. And it was a bit of a struggle initially, but then, you know, we're able to cope with the parang different atmosphere. Yung audience mo, parang ang layo-layo nila. Yeah. Parang alam mo, pero but somehow, yun nga, you're able to make the necessary adjustments. So maganda rin. And also, it allows you to, as I said, for example, yung SockMed, yung Facebook, during the lockdown, almost every day, magpo-post ako ng jokes. Yung mga naiisip ko na normally, I should incorporate during open mics. So ginagawa ko na lang sa Facebook. And somehow, effective din. Kasi in my case, nagulat ako because of the lockdown. And dumami yung followers ko eh. May mga nagpapa-add, may mga nagpa-follow sa'yo. So ibig sabihin, there are other avenues pala where you can do and explore comedy. And with this breakthroughs in technology, it allows you to somehow realize that comedy is not just confined to one form. Like, you know, it's when you say stand-up, it does not necessarily mean pala you have to go on stage to perform. So okay din naman siya.
parang maganda siyang ano, magandang pagkakataon to make an assessment and evaluation. Yeah. Nakakapanibago for sure, pero I'm curious kasi 'di ba, I mean, like may mga napapanood ako na mga gigs nyo online or gigs din ng iba. Meron kasi 'di ba na parang ang punchline mo, ang drive mo papuntang punchline mo is based sa kung paano yung reaction nung nasa crowd mismo eh. Or let's say kung paano mo, kung alam mo, like let's say nagte-test ka ng material, bagong material mo, itetest out mo sa crowd. Alam mo kung tight na yung punchline mo, kung alam mong yung tawa mas malakas na than the last eh, 'di ba? Yung last corporate gig mo ba, yun yung parang pinaka primary struggle, yung gusto mo sa yung kahit yung maliit na tawa lang sana or konting tawag dito shrieking ng crowd, yun yung parang hindi mo makuha. Actually naman sa Zoom makikita mo yung reaction nila eh. Mm. Kasi okay, you know, you get to see the reaction. Pag tumawa sila, maririnig mo. Pero yung unang-una lang, the first few minutes, parang it's different kasi you're used to really seeing your audience. Mm. Parang doing stand-up comedy kasi it's pretty much like a community undertaking. Mm. Parang feel ko yung mga cavemen, di ba, may bonfire sila, uh-huh, and then you perform in front of them. Uh-huh. And basically, that should be the setup. Yeah. So yung first few minutes, medyo naiilang lang ako. Mm. Pero, you know, just like any other shows naman, pag napatawa mo sila, tuloy-tuloy na rin. Yun nga lang yung feedback talaga is not as immediate as, say, seeing them live in person. Yeah. Where you can really see the reaction, whether, you know, they find your material still relatable, mm-hmm, or natatawa sila. Yep. Diba? Pero kasi mas sanay siya sa technology eh. Kasi even before this lockdown, si Abe naman has always been exploring SOCMED and other forms of technology. Lagi may ina-avail yan ni Abe. In fact, naalala ko nung bago mag-lockdown, di ba? Lagi ako kinakausap ni Abe. Sabi niya, ito na yung bagong forma. Nakulit ko si attorney. Nag-industriya. Yun nga lang, hindi natuloy because of the lockdown. Pero he has a lot of ideas about how to take advantage of this seemingly changing landscape. Yep. When you talk about comedy. Yep. Kasi ano lang din naman yung ano eh, parang catalyst lang yung COVID. Pero kung isipin mo, di ba, going back to yung topic natin nga, stand-up comedy, surviving the COVID. Pero ang point kasi, ang stand-up comedy pag sinimula mo, yun talaga siya eh, na parang medium siya na shot quickly. Yun nga yung tanong eh, di ba? Yung sumikat siya nung mga 80s kasi cheap entertainment siya na madaling i-shoot. Imagine mo, i-shoot mo lang yung isang tao ng live sa TV with an audience. Yep. Tapos yun na yung show, wala ka na ibang i-produce. So, di ba, sobrang mura niya. And yun yung naging reason kung bakit kumalat siya. Patay siya ngayon kasi hindi na tayo pwedeng kumalat. Tayo yung hindi pwedeng kumalat. Para mag-meet up nung sinasabi ni attorney na maganda nga yun yung huddle, di ba? Iba yung huddle eh kasi it doesn't really matter kung ano yung performance. Pero once nag-huddle ang mga tao, tapos nanunood ng something, tapos nag-cheer and jeer. So, it's basically the same event. It's just a huddle. Mm. Kung ano yung art form or culture na involved, doesn't matter. Yeah. Depende lang siya. So, yun yung question natin. Yung basic na yun, hindi lang comedy. Kasi same thing happened to dance. Mm. Diba? Events. Yung pag-inom together, it's a huddle. Yeah. Sing-along, karaoke, it's a huddle. So, kung hindi na natin nagagawa yun, ang tanong niya actually is, what is the virtual huddle? So, yan, hindi ko pa alam eh. Nag-stream ako ng games, nag-create kami ng, yun nga, sabi nga nila, wala na daw ang ano. Iba pa yung fourth wall. Iba yun yung entertainment ngayon kasi, unlike stand-up comedy, yung transition kasi niya, people right now, especially this generation, sa insight ko ha, hindi sila marunong makinig, man. Hindi sila marunong makinig. Kasi sanay sila na pwede sila mag-type ng comment nila sa isang bagay eh. Mm. Ganun yung generation yun eh. Kaya habang nag-stream ka, hindi ka nag... It's not a show na ikaw for them. It's with them. Yun yung social understanding. Kaya yun yung gusto ko malaman sa mga comedians na nag-work na ngayon along with the trainers and teachers kasi same siya ng field eh. Yung parang one way dapat yung direction tapos may konting ano lang noise from the crowd. Yung sa streaming kasi, na yun yung ano ngayon, yung parang understood na dialogue ng users sa streaming,
ano talaga siya? Di ba kaya nga nauubos yung ibang stream na puro bate? Hello! Hi! Hello! Kasi kung sa in real life, iniisa-isa mo yung mga butang inang nagpumunta sa Wawawi. Hello! Hi! Mababati! Ganun yung show niya, which is so weird as a format kasi yun yung ini-embrace nila. Yep. Di ba? Yung sensibility din siya ng audience mo eh. Kasi yung sinasabi nga ni Sir Ed, if we're evolving as performers, as entertainers, with the society and medium, of because of the technology. Pero paano yung mga entertainment na gusto ng mga tao? Yun yung question ko talaga ngayon kasi nandun ako behind and performing, pero mostly behind kasi yun ngayon na-assess ko. What makes them tick? What makes them watch? Kasi crucial sa FB. Si Sir Ed, malakas yung market niya sa mga shows niya. Kasi meron siyang real-life database. Base talaga ng fan base. Meron talaga siya nanonood. And that's good. Yun yung na parang dapat genuine pa rin yung mga tao na viewers mo. Yeah. Yun yung isang takeaway. Mas maganda pag organic eh. Mm-hmm. Kasi may mga comedians kasi may mga gimmick sila. Kung ano mga gimmick nila para madagdagan ng followers. Or para yung mga videos nila mag-viral. Yep. But then I realize if you do that, it's not genuine. So if it's organic kasi slowly but surely, nagbibuild ka ng fan base. Nag-start lang naman kasi ako, I would do political jokes on Facebook. So everyday lang yan. Dati, 10 lang yung nagla-like. Tapos nagulat na lang ako, I keep on doing it. And before I knew it, sinishare na. Tapos nagulat nga ako, nasama ako dun sa ANC na one of the 10 funniest Filipinos online. Hey. So naisip ko, you just have, it has to be organic. So, bibuild ka ng persona mo. Pero I'll go back to what Abe was saying. Ang problema kasi sa internet ngayon, to a certain extent, it's still nasa infancy pa rin siya. Parang wild, wild west. Yep. There isn't really so much regulation. Anything goes when you talk about the internet now, particularly social media. So, I could just imagine nung panahon nung araw, nung radio lang, tapos na-invento yung TV. Yep. Diba? People, a lot of entertainers were kind of apprehensive about the new medium. So will it work? How do they translate their materials from radio to television? Or remember nung yung first talking film, yung The Jazz Singer? Diba nung araw sila Chaplin, silent visit, tapos biglang may talkies na. And a lot of the superstars then, during the silent film era, they didn't transition well. Diba? When the medium shifted to parang talking medium na. Mm. So may mga namatay, pero may mga nabuhay because they're able to adjust. Diba? Yung concept naman ng evolution, ganun eh. Yung survival of the fittest somehow relates to your ability to adjust and adapt. Sabi nga nila, yung nagsusurvive, hindi yung malakas, hindi yung magaling, kundi yung marunong mag-adapt. So wala tayong magagawa eh. This is the new landscape that we have to deal with. Yeah. And of course, pwede tayong magreklamo na magreklamo, but ultimately, you just have to make the most of what you have now. Naisip ko naman at the end of the day, when you talk about comedy or any art form, if you have the talent, you're always inevitable. You always have shows. Kasi may mga kasama kami, sa totoo lang, parang hindi naman sila seryoso. Kasi hindi rin naman sila talaga nakakatawa. Yes. So regardless of the medium, pareho din yun eh. Hindi ko sinasabing nakakatawa ko. Ang sinasabi ko lang, laging meron tayong batikos dun sa form eh. Mm. But at the end of the day, ultimately, it all starts from you. Whether or not you can actually deliver the goods. Mm. Diba? So wala naman mga excuses dyan. Yep. So maraming magagaling din na nakikita ko na you're able to utilize this new technology. Both from Comedy Manila and Cartel. Like sila Alex Calleja, natuwa ako sa kanila, they're doing shows na you buy your tickets online, tapos sa Zoom siya, di ba? Mm. And kami nga, we had this corporate show. Tapos sa Cartel, si Sir Pat naman yung manager namin. He's busy looking into all these opportunities he could tap and take advantage of. Yep. So at the end of the day, yun lang naman yun eh. A comedy is comedy. Nagbabago lang yung form.
For a comedian's perspective, ba, 'di ba you guys mentioned even during COVID or pre-COVID, yung idea na you guys are utilizing social media para ma-test out din yung materials nyo sometimes. Or let's say, kunyari Abe, ikaw kasi diba friends tayo sa Facebook matagal na. Sir Ed, parang kailan lang eh. Nakikita ko na nagbabato kayo ng, hindi ko sure kung bit, pero alam ko lang kasi na comedian kayo. Nagbabato kayo ng insight nyo about something or parang ito yung take nyo about something. One of the good things din siguro na you can highlight in that is meron kang data to back it up. This is working. Ito siguro hindi masyado, onti yung engagement. Pero kasi naiisip ko before kapag nasa crowd kayo, ibang-iba yung crowd play nyo. Kasi paano ka magbato? Like, animated ka ba? Maririnig mo may shrieking sa likod. Tapos alam mong babae. Alam mo na yun yung nakagets nung joke mo. Yung joke. So, I mean, do you use that to your advantage when I say, yung nakokollect yung data dun sa joke nyo, yung insight na nakukuha nyo na, okay, this is working. Ito yung type of market na natatap ko. Iba yung, gusto yung ano yung latag mo sa, ano, parang sobrang, pwedeng i-report weekly yung ano. Sir, yung joke nyo ginawa ng June 15 about Donald Trump, he actually did well. With the, undertone lang yung ginamit nyo. You're tapping the 28 to 35 male, Quezon City. I know you're demographic. It works well for ages 32 to 35. Magiging may ganun yung... Let's say, di ba, kunyari, meron kang binatong material, ito yung nag-engage dito, pero alam mo, okay, ito medyo strong to. Hindi mo siguro siya iniisip like technically, pero at the end of the day, you're still wanna shell out comedy out there. Ito yung sa akin. Kasi, di ba, syempre, gusto mo maglabas ng comedy, tapos gusto mo ng feedback. Pag ganun, maglabas ka ng comedy, tapos i-judge mo yung nag-react. Oh, okay. Diba? Kaya pang nagbagsak ako ng parang sa Facebook, gago pag nag-like ka dyan, ibig sabihin, alam ko yung sinulat ko yan para sa mga katulad niya. Para sa psyche. Alam mo, ito matutuwa yung mga bobo kong kaibigan dito. Nag-like sila talaga lahat. Yan talaga yung mga bobo talaga yung gusto nito. Ito yung mga pawok na kaibigan ko naman to. Bigyan natin yung sabep. Oh, tagay na puro mga pawok nga yung ano, ganun yung ano ko, yung feedback. Ganun kami mag-report sa social media, ganun din ginagawa kasi namin sa ano, parang mga clients ba. So ganyan yung feel ko sa kanya na parang okay. It's importante ko ano yung content mo ngayon, pero dahil nga ang dami mong taong pinapakiramdaman kung sino sila. Yeah. Instead na parang sure may part sa iyo diyan, pero minsan ano siya, shot in the dark eh. Ayun, tawang-tawa yung mga bobo. Gusto ko talaga yung ganun, may mga post na ganun. Tsaka ano ba, pag binato mo naman kasi siya, yung, parang ano yan eh, parang, di ba, parang, it's just out there, tapos ibato mo lang. Yeah. So may kakagat yan. So pag kumagat, yung kakagat nun, ibig sabihin, nakuha nila. Yeah. Di ba, yung group mo. May discipline din kasi, not many people know this. For example, you post something on Facebook or Twitter, may bilang din yun eh. Like pag nag-post ka ng nakakatawa na joke, kasama yung bilang doon, pati yung punchline, pipiliin mo rin yung salita. So akala kasi nila, uy, natawa ko dito sa joke ni Atty. Eda. Akala nila naisip ko lang yan, pinost ko lang. So iniisip mo yon kung paano mo siya i-streamline, paano yung setup, paano yung punchline. So para pag binasa mo siya doon sa post, tayo na nakakatawa to ah. Yeah. Diba? So the discipline is the same, except that if you do it live kasi, syempre kasama yung ano, kasama yung gesture mo, because it's spoken. But at the end of the day, pareho din naman yung discipline doon. Binibilang mo rin siya. Hindi naman pwedeng halimbawa, gawa ka ng pun. Meron akong pun na nag-viral dati. So, sabi ko, daig ng maagap, at totoong daig ng maagap ang masipag. Pero pareho silang daig ng may connection. No, yun yung joke. So, natuwa yung mga tao doon, yung mahilig sa politika. So, may bilang yun. But diba? If I put it this way, isipin mo, totoo naman na daig ng maagap ang masipag. Pero naisip ko lang, ano, sa tingin ko, sa totoo lang, yung may connection naman
mas daig sila eh. So if I present it that way, diba, it's not as funny as the first one. Yeah, so, discipline mo dun sa paggawa ng material sa stand-up, ganun din yung discipline sa pagboto mo when you do it in written form. Ang mahirap lang talaga, yung pag, kasi I was amongst the first ones who did an online show eh. In my case, in behalf of this foundation. So I did a stand-up comedy show online. So okay. FB Live, isang oras yun. Yun talaga hindi mo masabi kung okay or hindi. Kasi bato ka lang ng bato eh. Eh minsan kasi yung cadence mo is also dependent on how the audience would react to you. Yun nga eh. Diba? Yep. Ganun yan eh. Sa bagalan ko ba? Bilisan ko ba? Paano yung how do I articulate all these materials into something that, you know, they would get. So yun lang yung nahihirapan ako dun sa online show kasi wala talagang feedback. So ang magiging feedback mo na doon, ilan yung nanood, ilan yung nag-comment, ilan ang send sa'yo ng message, kung natuwa sila. And normally, ang ano ko dyan, ang tinitingnan ko dyan, yung mga hindi ako kakilala tapos nanood. So ibig sabihin, okay yun. Kasi kung sila Abe lang din yan, you know, they know I've been doing it. So, same market. Wala bilang yun. So ganun din. So, ibig ko lang sabihin, nangangapa pa lang tayo. Pero si Abe, gusto niya nang nangangapa eh. Magaling sa kapaan yan eh. Pero yun nga yung point ko. Diba? Pag natuto ka naman mga pa, makakasalat ka rin eh. Darating ka din doon. Darating pero, ka rin. Pero nakakamiss talaga yung ano, yung babalik nga tayo sa ano, yung feeling ng stage, gago iba. Iba yung nasa gitna ka ng huddle. Yun yung high ng ano eh, ng comedy show. I mean, sure, there's another, that's different kinds of comedy, corny or hindi, trip mo or hindi yung comedian. Pero nung nandun ka sa room, yung tension siya eh. Imagine mo, group of people, may expectation sa isang yan kasi may social contract kayo na gago, magpapatawa ka daw ah. Yep. Yun talaga yung magpasok mo eh, magpapatawa daw to ah. Yan kasi yung nawala na ngayon. Kasi hindi sila, at the same time, vulnerable din sila sa'yo eh. Yun yung power mo naman din eh. Yeah. Yun yung dynamic eh, na parang, oh, mas naked nga kami ngayon yung performer sa video kasi hindi namin alam ginagawa nyo. Yep. Para kaming ano, para kaming nasa tunnel lang. Para yung peephole. Peephole ano to eh, this is a peephole entertainment. Nakasilip lang kayo sa amin, no? Anong gawin ko? Natutuwa ba kayo? Okay ba? I-chat niyo ako, natutuwa kayo. Ganun siya eh. Pero pag on stage, gago raw siya. Kumbaga, kung akala mo ako yung ano dito, gina-judge, gago, gina-judge ko kayo lahat. Yan yung social contract ng ano. Kahit nakakatawa yun or hindi, pero alam mo talaga yung sino yung mga, alam mo yung may dating sa huddle, alam mo eh. Or meron din iba yung, lahat ang yun, maangas talaga siya. Pero hindi nakakatawa yan, pero maangas talaga siya. Yeah, siguro na may miss ni ano, Sir Ed yun. Iba talaga Sir Ed, no? Iba rin talaga. Oo. Kasi ano yan eh, di ba, pagka kasi live, kasi ang saya-saya talaga pag napatawa mo sila. Tsaka gusto ko yung ano, kasi dati kasi, teacher lang ako eh, sa nagtuturo ako sa law school. May captive audience ako, yung mga estudyante. So even before na nag-open mic ako, nagpapatawa ako. Pero obviously, tatawa sila sa'yo. Una-una, wala pa silang grade. So, syempre, matatawa. Diba, sip-sip yung mga yan eh. Tsaka nga, captive crowd eh. But when you do stand-up comedy, ang hirap, kasi lalo na kung wala ka pang persona, hindi ka pa sikat. So, nanliligaw ka ng audience. Yeah. Like, for example, down the road, ang gusto ko naman talaga, political jokes eh. I want to get across my sentiments on issues. Okay. Yun yung normal na gawa ko sa Facebook eh, mga opinion ko. Gawin kong nakakatawa. I'd like to talk about political correctness, about being woke. So yung materials ko na yun, pag nasi-show ko, nalalagay ko siya sa gitna. Okay. Pero sa ako, I resort to jokes that I actually hate. Pero ako mga jokes, yung mga pangit jokes ko, difference ng lalaki sa babae. Hindi ko type yung joke din talaga na yun. I mean, okay din siya sa akin, but those are not really the kind of stuff that I want to focus on. But Abe knows this, eh, di ba? When you do comedy kasi, hindi ko kilala minsan yung nanonood. Kailangan mapatawa mo muna sila. And then that's when they listen to you. And then that's when you can inject what you want. Hindi ka kasi pwedeng mayabang sa audience. Yep. Kasi if you wanna be heard, diba, you should give them an opportunity to actually listen to you.
Yeah. Hindi mo sila pwedeng sungitan. Mm. Wala talagang manunood sa'yo, walang makikinig sa'yo. So sayang naman yung effort mo. Kaya nakaka-miss talaga yung live show. Lalo na si Abe. Ang sarap-sarap kasama niyan. Kasi si Abe, ano yan eh. Para siyang fire, parang may fireworks lagi. Aming galon. Para siyang kiti-kiti na... Minsan kasi, paborito kasi siya ng asawa ko eh. My wife would siguro could name a few comedians that she likes. And Abe has always been one of them. Kasi pag live show, ang maganda kay Abe, lalo na pag siya yung host mo, sobrang kung kinakabahan ka, nawawala. Kasi if you see him on stage, buhay na buhay, he can actually engage the crowd eh, to basically listen to you. So it's a lot easier. Kaya si Abe, favorite namin talaga. Kaya lang syempre, ang hirap din kasi ang dami yung comedians. May mga magbibigay, gusto din nila mag-show. So, pagbibigyan mo rin talaga. Pero Abe has always been one of the best in the industry. Yun yung ano, hindi ko na alam kung ano yan. Alam mo yung nagbago sa COVID? Alam mo yung parang dahil ang tagal na walang labas. Ako lalo na ako, ang tagal ko na walang labas talaga. Siguro mga ano na ako. 4 months na walang labas. Hindi na ako marunong mag-drive eh. Parang alam mo yung na nagka-COVID na nag-ano na ako. Oh, it's my time, it's my cue, regression. siguro rin isa sa mga tricky din sa inyo is that, 'di ba, before para malaman mo kung good yung material mo or let's say kunyari hindi siya politically correct yung material or masyadong risky, masyadong tabu yung subject. Kaya mo makuha yung, I mean, from what I see from as an audience from my perspective, tina-try out niyo yung material, tapos kapag may tumawa or malaki ng percentage ng crowd tumawa, okay, gets nila yung vibe ko. Kumbaga para okay, ito yung vibe ng crowd. Alam mo rin na kung na yung vibe ng crowd mo is hindi kuha yung take mo or yung masyado silang politically correct. So parang yung idea na alam mo yun, parang masyadong malilimit na yung makukuha mong feedback. Would it parang mas mahihirapan ka bang i-tighten yung jokes mo or masyado bang cerebral na yun? Hindi ba? I mean, that's not how it goes. May paraan kasi on how it's all about how you present your material. Yun yung na-discovery ko. Like for example, may pedophile joke ako eh na yun, oh. A lot of people find very, very sick. Parang Ed, parang hindi ikaw yan ba? Alam mo yun. Yun eh. So nakakatawa siya talaga. Pero narinig mo na yun, Abe? Ano? Natiyan ako narinig na ni Abe. Gusto ko yan. Nakakatawa siya talaga kahit ako natatawa ron eh. Kaya lang minsan ginawa ko siya sa isang set ko na hindi ko na warningan yung audience. Hindi sila natatawa. Tapos after the show, nilapitan nila ako. Alam mo, Ed, nakakatawa naman yung ibang materials mo, but not that one. Oof. Kasi that's so immoral. You make mga ganyan. And that's after no, na-realize ko, dapat pala pag ginawa ko siya, i-present ko siya ng maayos. Like for example, nakaisip ako ng magandang premise. Di ba sabi ko, halimbawa, kayo pagka galit na galit kayo sa bobo, you don't even realize where they're coming from. One thing I realize about life, lahat ng tao meron silang dahilan. Kailangan lang mapakinggan. Yung mga pedophile, halimbawa, you know, yung ginagawa nila, masama, blah, blah, blah. But if you can understand where you're coming from, it's not easy being a pedophile. So tapos, i-joke ko siya, tapos may hindi makakaget. Sasabihin ko, so kung kayong magagalit, ang point ko lang, kita mo kahit yung mga pedophile, di ba, meron silang kwento. So how much more yung mga bobo, di ba? So, it's how you present it. So may pasintabi ka. But it's a very, very funny material. I when I do it, bira ko lang din siya gawin eh. Depende pag intimate na yung crowd. Pero natatawa kasi eh. Nakakatawa siya talaga. How long have you been doing it, Sir Ed? Stand up. Ano? How long have you been doing it? Ako, 3 years na ako. Magti-3 years na ako sa October. Kasi October ako sumali dun sa ano eh. Sa Laugh and Stop. Yep. Competition. Ano yung nag-ano sa inyo? Sobrang bago na ako si Abe. I want to be like him. Sabi din ng asawa ko, panoodin mo si Abe, yung how when he goes on stage, yung confidence, yung bitaw. Hindi kita binabola, Abe, alam mo yan, you can even talk to my wife. My wife would always, kasi yung wife ko nagpilit sa akin mag-open mic eh. Siya yung nagpalista sa akin kay Sir Pat para sumali dito. Kunapunin niya si Abe, lag niya sinasabi sa akin,
Oh, si Abe lang yung okay dun eh. Ang banu talaga ng ibang mga comedians para sa Philippines. Ano yun, either ganun kalakas yung material mo or ganun sila kahina. Oo, mahina lang yung mga kalaban. Yun yung pinaka-ano ko ngayon eh, achievement sa buhay. Pag ikaw yung pinakamatalino sa mga bobo. Yeah. Yung mga, minsan may mga joy na ganun eh. Top 1 ka sa class pero 85 yung average mo. Okay lang din naman. Dinarisk ko, okay lang din naman. Masaya din naman sila. Ano yung nakapagpa-move sa inyo, Sir Ed? Ano yung nakapagpa-push sa inyo? Is it more na parang, okay, meron lang akong may technical knowledge ka about politics, tapos meron kang political satire in your head and somehow you want to execute it? Meron bang special, like comedy special na nakapagpa-move sa'yo or made a mark on you na parang, okay, I might have to try this out? Before ako nag-open mic, hindi ako nanonood gaano ng stand-up eh. Mm. I mean, alam ko lang siya. I mean, kilala ko si Seinfeld. Every so often, I'd see him live, di ba, sa TV. Pero hindi ako talaga nanonood. So, nung pumasok ako dito sa stand-up comedy, nanonood ako. Tapos nakikita ko kung sino yung gusto kong maging. Anong klaseng materials yung gusto kong i-explore. Mm. Sabi ko nga, I started with topics like pangit jokes, di ba, yung mga ganyan. But eventually kasi you find your own voice. Yeah. And then you get to develop your own persona. And then you pursue materials along the lines of the persona you've developed. So yun yung importante na ika nga parang gawin mo. Kasi ano yan eh, laging may market ka naman eh. Kahit anong genre yan. Di ba kahit sa music, like for example, gusto mo classical music, so hindi siya mainstream. Yeah. Pero kung magaling ka na classical musician, may market ka. Lalapit at diba? Lalapit yung crowd sa'yo. Ma-attract mo yung crowd mo. Exactly. Yeah. Minsan nga, di ba, pag sobrang galing mo, kahit hindi pop, nagko-crossover ka. Yeah. So hindi mo pwedeng sabihin na ano, hindi lang nila type yung material ko eh. Mm-hmm. Pag walang tumatawa sa'yo, hindi sabihin, may problema sa'yo, hindi din sa material. And that has to be recognized. Kasi if you do not recognize it, hindi mo siya mababago. Yeah. Ako kasi ever since I you know, when I started doing this, lagi kong kinikritisize yung sarili ko para mag-improve ako. Hindi pa ako magaling eh. Mm. Marami pa akong dapat pagdaanan. Pero willing ako. Pag may nagsabi nga hindi sila natawa, hindi sumasama loob ko eh. Mm. Iniisip ko, the fact na hindi sila natawa, may mali. So I have to work on that. Yeah. Na ang pansin ko kasi, I don't know if Abe would agree with this, parang music din yan eh. Maraming magaling kumanta. Maraming magaling na singers, di ba? So maraming magaling magpatawa. Kahit sa barkada mo eh, may magaling magpatawa. Pero ang problema, konti lang yung gumagawa ng magandang kanta. Mm. Di ba? Meron din namang magaling gumawa ng kanta, but they just couldn't sing. So, yun yung mga nagiging copywriters. So, mas magaling yung gumawa ng materials, but they couldn't perform. May magaling magsulat, pero pangit sila. Ano yan, Abe? Sabihin mo na lang, attorney, magaling sila magsulat pero pangit sila. pero hindi, diba, sila kayang tiisin ng audience kahit nakakatawa sila. parang yung feeling, malimbawa, kung si Abe yung nag-perform nito, nakakatawa to eh kasi magaling material. Anyway, yung point ko lang, yun yung problema namin. Yung creative process kasi really requires a certain degree of creativity. Because when you perform, performance is one thing, but to creatively, you know, come up with materials is another thing. Yeah. So kaya very tempting magdanakaw ng jokes. Pagbaguhan ka, somehow hindi mo ninanakaw pero nai-influence ka kasi hindi mo pa alam eh. Yeah. Like ako nung bago ako, nagagaya ko yung iba, pero but then nadi-discover mo naman yung voice mo eh. Pero may mga komedyante sikat na, siguro yung pressure na kailangan panindigan nila yung pagiging sikat nila, eh ang hirap gumawa ng magandang kanta, di ba? Hindi porkit nagagawa ka ng magandang kanta sa first album mo, all the songs in the next album would be as great. Yeah. So kaya may makikita ka dyan, mga magagaling na nangongopya, galing sa meme, or galing mismo sa kapwa komedyante nila. And you can understand why they do that. Yeah. Kasi nga, nagkakatalo eh.
sino makakagawa ng magandang kanta, magandang materials. Gaano ba karampant ang joke stealing dito? Actually, hindi ko kasi alam eh. Alam ni Abe kasi bago lang ako siya pinapapanood lahat eh. Pero si Abe has been around, so nasa position siya to talk more about this. Alam so, mo. Diretso na natin eh. Gusto mo magpangalan, di ba? Oh, ako, hindi. In theory lang ako lagi. Yung joke stealing na yan. Ano ba siya modified? Does it count as, ano ba siya, ma-identify mo ba siya na, okay, same premise, minodify niya, kaya ma-identify mo na, may mga ganun, may cases na. Or talagang meron talagang duplicate. Pag parehong-pareho, kinopia yon. Pero oh, hindi ba merong ano, meron kasi may tinatag na parallel thinking. It pertains to materials that are so relatable and so common. Halimbawa sa America, di ba? Yung mga Pilipino, yung mga Asians, sobrang we distinguish ourselves kasi pagka nagsaing tayo, sinusukat natin sa daliri. Yeah. Di ba? Yung gatang eh, di ba? Isang guhit, dalawang guhit. So si Team Tayag has that material, which is actually very, very funny. Tapos napanood ko si Jokoy, he has this material on that. Yeah. Yun, pwede mong sabihin na hindi yun kinopia because it's a common, parang a common knowledge. Cultural thing. Cultural reference. Sukat tayo ng ganyan. Yeah. Ang mahirap lang pag sobrang specific ng joke. For example, jokes about your wife. So sobrang pare-pareho ng mga babae sa ng mga asawa sa buong mundo. So pare-pareho lang naman tayo ng nararanasan. So pare-pareho lang yung materials. But if it's so specific, so medyo magkakaproblema doon. Yeah. Like for example, may joke ako about yung significance ng pangalan. Mm. 'Di ba? So I talk about Jesus Christ, yung iba yung pangalan niya. Or si Satan. Pagka yun, may gumawa ng ganun. Pinapanood ako gumawa ng ganun eh. Ang ginawa naman niya si Judas. Sabi niya, ano kaya ko ang pangalan ni Judas? Parang Richard. Yung mga ganun. So parang pwede mong sabihin, kahawig. Pero but then, pagbibigyan mo na lang din. Kasi dati, pinapansin ko yung ganyan. Pero ako, pag ako nakopyahan, kasi like may mga pinupost ako sa Facebook, bumabalik sa akin. Kasi hindi lang galing sa akin. So, mabasa ko na pinapadala sa Viber group namin. Parang tangin na sa akin galing to. Uh-huh. So, kahit hindi ko na tinatanong kung sino yung kumuha, kung sino kumopya, naisip ko kung kinopya nila, di gawa ka na lang uli. Yeah. Okay. Eh, wala na point yung... Kasi ibang comedian, kina-call out nila talaga, di ba, eh? Yep. Yung parang, hello, you are galing na to. Pwede naman yun, but, you know, ultimately, gawa ka na lang uli. Yun sa lang panahon yun. Ngayon kasi... Okay. Ang hirap mag-micro, man. Yung in terms of ano, going bigger picture aside from the joke, like content itself. Yeah. Ang hirap i-micro ano ng original content. YouTube nga, 'di ba? Kaya na-copy-paste lang nila, ina-upload nila ulit sa YouTube. Oh, kumikita sila doon, 'di ba? Uh-huh. Joke mo pa kaya? Pinagmamalaki yung joke mo. Uh-huh. Yung joke mo, kahit kopya-kopyahin niyo ng mga tao, yung walang value in entertainment 'yan kasi hindi siya audiovisual at hindi siya nabibilang sa YouTube. So kung mag-aaway kayo diyan kasi sabi mo, "Uy, joke ko 'yun." Gago talo na kayo, mga kayong tanga. Wala, hindi naka-upload yung mga 'yan, hindi yan kumikita. So hindi ka pwedeng maging ganun ka-attached to it. Nyari material mo, hinuhon mo matagal na biglang may kumopya. It is what it's probably shit. Yung joke na yun, probably shit. Kasi yun nga yung mahirap eh. Kasi ang comedian, dalawa kasi. Pag gusto mong maging relatable ka, at the same time unique, gago ka pala eh, putang ina. Yun nga, gusto mo yung relatable yung joke, pero unique siya na sa'yo lang. Ang hirap hanapin nun, yun yung sinasabi ni Sir Ed na tunog na kailangan mong mahanap bilang singer para hindi ka maging cover band. Kailangan mahanap mo yung voice mo, yung pang Eurovision mo. Yun yung ano eh. So, madaling nahanap ni Sir Ed kasi buo na yung pagkatao niya. Mm-hmm. For other comics, if you analyze yung parang your performance in terms of yun nga, per joke, reception ng audience, parang sa akin, mas magandang hanapin mo muna yung komportable ka. Tapos nakakatawa sa ibang tao. Kasi yun yung advantage nung ano ka eh, mas may na-train ka sa public speaking, meron kang crowd lagi. Kilala mo yung sarili mo, paano mo dadalhin. Yung iba nagta-try ng stand-up comedy, hindi talaga ganyan in real life. So, pero ikaw, Abe. Si Chief Palimbawa, si Pastor Luther, alam na alam nila kung sino sila. Like si Chief Trainer yan sa ano eh. Sa ano nga yung train station. Train station, yeah. Lagi siya harap sa tao. Si Luther naman, pastor.
Yeah. So lagi siyang humaharap din sa tao. So yung mga bagay like si Abe din, tsaka si Abe kasi matalino yan, UP graduate. Yep. I'm not saying of course na pag UP grad, you know, just because you're a UP graduate doesn't necessarily mean you're smart. Mm. Kasi marami din bobo diyan, eh, di ba? Kasama-sama yan, tapos mayabang UP kami. But that's another story. Pero yung ibig ko lang sabihin, malaking bagay yung exposure mo din talaga doon sa crowd. Mm. Yung sanay kang humarap, sanay kang magsalita. And tsaka, like niya, kagaya ni Abe, matalino. So malaking bagay din talaga yon. Kasi kailangan dyan talaga creative ka eh. Yeah. Dapat makaisip ka ng bagay na feeling mo mauuna ka, hindi nila maiisip. Mm-hmm. So, pero ang kinakailangan dyan, tingin ko nga, magagawa ka ng sarili mong persona. Kaya ako sa Facebook, kasi hindi naman ako nag-Facebook before eh. Nung naging stand-up comedian ako, tsaka lang ako talaga nag-Facebook na sineryoso ko. So ang ginagawa ko, minsan nagpo-post ako na seryoso talaga din. Yeah. Because I want to people to see na credible ako. Mm-hmm. So when I do political jokes now, yeah, madali nilang matatanggap. They know where you're coming from. Somehow, parang alam hindi nila. Ako yung, hindi ako yung mukha ng aasar lang. Yeah. Because, you know, if you read my serious posts, you could sense that I'm saying something there. So yeah, I'm just making fun of it. But essentially, I'm getting across articulating the same sentiments. Ayoko lang kung tama yung ginagawa ko, but that's just how I do it. Sir Ed, may question ako. Regarding sa audience. Sabihin natin, sure, yung sa expectation natin sa comedian dati. Di ba, yan, gusto mo matalino para mabilis makabato kung merong ibabato yung kalaban. May wit ka para just may timing ka. Sure, meron ka na ganun. Pero yung greatest, may mga comedian, yun yung mga may fear mo, tapos may comedian na mga agaw ng joke, parallel thinking. All that aside, ang fear ko talaga for comedy, Sir Ed, hindi ko alam kung na-feel mo, pero yung market, ng yung younger market, kagundi nila gusto yung polished na mga jokes. Iba yung generation nila. Yung, alam mo yung mas kailangan mong, hindi ko pwedeng gamitin, mas bobo siya eh. Pero mas ano siya eh, mas, ano bang term nito? Kasi, ang sungit ni Abe. Hindi ko pwede mas bobo siya eh. Hindi ba? Parang natatok-tok, nakikita niya tayong lahat. Mga bobo. Kung titingnan mo yung format nung meme, nandun yung ano niya, nag-breakdown ako ng mga meme eh. Bine-breakdown ko siya, okay, nandun yung setup, nandun yung punch, alam niya yung parameters nung, kung, yung medium niya, kaya siya nag-work. Diba? Pero yun talaga, sir, ang problema, paano yung mga mahahabang latag natin ng ano? Kasi yung generation talaga, ako ha, eto ha, kasi I'm in gaming, tapos yung mga nakikita ko talaga yung malaking crowd, yung 15 to 24, ang laki nila na chunk sa social media. Wala silang pasensya para sa mga katulad na mga performers na katulad nung 3 minutes sa kanila, sobrang ang laki ng hinihingi mong 3 minutes sa kanila ngayon para mamunood sa'yo. Ano yung ano mo dyan, Sir Ed? Well, sa akin kasi, you know, you find your audience eh. Like in my case kasi, I do political jokes. Mabili talaga ako dun sa mga lawyers, sa mga doctors, law students, mga estudyante sa UP, sa Ateneo. These are the people who normally would see my show. Tapos, mabili din ako ng mga corporate shows na ganong klaseng tao din. And pero ano yon, minority yon. So tanggap ko na yung katotohanan na when I do comedy, hindi matatawa sa akin yung buong bansa. Di ba ganun yun eh? I think that's like, the thing. At imbawa, nagawa ko ng political joke. Syempre hindi matatawa yung mga nagtatrabaho sa Krusty Krab. Lalo pa yung mga manager. Pero yun ngayon, Sir Ed. Kasi yung mga tao ngayon, lalo na yung mga millennials, nakakatawa sa kanila sa video, yung mga prank. Di ba? Yeah. Yung mga uso ngayon eh. Yep. Diyos sila tawang-tawa, di ba? Tapos they couldn't care less kung ninakaw mo or hindi. Yep. So wala silang discipline na pangalagaan yung konsepto ng creative output mo na dapat hindi ninanakaw, na dapat, di ba, pansinin ka pag nangungopia ka. But, you know, wala tayong magagawa, Abe. Lang sabihin lang, tumatanda ka lang. De, totoo yan eh. Remember, noong 1950s, they were all, ano sila, di ba, classical music,
standards, di ba? Yan ang mga gusto nila. And then, nag-rock and roll, di ba? Sila Elvis Presley, takot na takot yung mga matatanda. Maybe they couldn't understand. But that's just how it is, eh. Kasi iba yung rhythm mo. Yeah. Iba yung pinaniniwalaan mo, perspective mo, yung worldview mo. And then, you see these people na hindi mo nakaedad. Mm-hmm. And they're doing things differently. So, yeah. It's now, ito tanong ko sa'yo. It's now a question of sticking to the audience that would actually dig your materials or finding ways to reach out to this crowd so that they would find your materials relatable. So, ikaw, ano tingin mo doon? Ako, natagal na akong ano yung fuck the audience eh. Ang comedy ang ano output ko mo or ano talaga eh. Para sa akin. Alam mo yung ano na lang siya. Kasi ganito yun eh. Nasa point ako ng comedy niya. Gagawin, pwedeng, hindi talaga yayaman dito. Pero na-enjoy ko siyang gawin. Sinisingit-singit ko siya sa trabaho ko, sa iba-ibang creative aspects. Pero, guess mo, parang more of lifestyle siya. So, bahala na lang. Pero, gets mo, it fuels talaga. I know I'm doing comedy. I'm trying to make people laugh. Iba-ibang ways. Pero, ano siya eh, parang, sure, they'll find me. But if they don't, okay lang din. Basta you just get content out. Yun lang yung ano ngayon, yung mindset. Mahirap kasi i-please ang specific crowd. I think, kailangan maging ano lang. And it's honest sa sarili. Pero it seems like, parang naririnig ko from the two of you, aware kayo na, like, di ba kay Sir Ed, sabi mo kanina na meron kang market, alam mo na from this crowd. Ed, dapat ikaw yung share namin dito. Okay. Saka kata mo ko, ha? O sige, attorney Ed. Hindi, napansin ko, aware, pareho, mukhang pareho kayong aware na yung crowd, or let's say yung demand ng stand-up comedy dito sa Philippines specifically, meron siyang pocket demographics, meron siyang pocket audiences na magigets ka or gets nila yung technique, gets nila yung discipline. Na, 'di ba sabi mo nga Abe, 'di ba? Meron kang parang mahabang latag bago ka mapunta dun sa maganda mong punchline. Sa US iba eh. Sa US like for example Bill Burr, napanood ko lang yung Paper Tiger ni Bill Burr nung isang araw. Ganda, ginawa niya sa London, 'di ba? Ay ginawa niya sa UK. Ang ganda, parang lahat ang polished, alam niya kung parang every word counts. Sa bawat bit niya, every word counts. Tapos narinig ko lang sa isang podcast episode ni Donnell Rawlings, parang kasama ni Dave Chappelle before sa Chappelle Show. Tawag dito, nag-o-open lang si Bill Burr sa kanila before. Hindi pa siya ganyan ka-polished. It's just that, kapag nagigig siya sa comedy store sa LA, he does it almost every night. Tumatalon siya city per city, state per state, kasi may demand. So, napapolish niya yung materials niya. Napapolish niya yung materials niya. Alam niya it's working. Kaya napupunta yung level of comedy niya. Parang na-amplify yung skill set niya sa comedy. At dito, I'm not sure kung meron bang ganun demand. Ang counted ba dito as special is corporate gig? Or meron bang counted as comedy special sa Philippines? Pag makapal yung mukha mo, like ako nag one hour special show ako eh. Makapal mukha ako eh, di ba? So, how does that work, sir? I did it. Nagtaas nga ng kila yung mga tao eh, para ang kapal ng mukha ko. So, kailangan minsan makapal din talaga yung mukha mo. Pero wala talaga sa atin nakagaya noon kasi walang market eh. Ang, di ba, Abe, no? Ang hirap kumanap ng manunood sa'yo eh. So, yun nga. Actually, as popular as, say, insult-based comedy, kagaya nung kila Pu, di ba? Kila Vice Ganda. Of course, si Vice Ganda, pwede siyang mag-Araneta. Pero kami, yung Music Museum nga eh, talagang grabe yung marketing namin para may manood. So, yun yung mahirap. Pero, yung maganda lang doon kay Bill Burr kasi, I mean, when you talk about comedy kasi, it's really all about economy of words. Kasi when you do stand-up, people expect you to be funny. So, pag nawala sila ng kalahating minuto, you'd lose them. It's very difficult to get them back. Hindi yan kagaya halimbawa ng mga nagte-TED Talk. Like si Miriam Defensor Santiago, she was my boss kasi nung nasa law school ako, working student ako eh.
So, di ba, pag may speaking engagement siya, biglang nakakatawa siya, di ba? Mm. Kaya siya nakakatawa kasi seryoso yung pinag-uusapan niya, tapos magpapatawa siya. So, hindi mo siya inaasahan na magpatawa. Yeah. So, you find her very, very engaging. Mm. But when you do stand-up kasi, hindi ka nagte-TED Talk. Mm. So, dapat kada bukan ng bibig mo, nakakatawa ka. Pag hindi nakakatawa, ayaw na nila. So, which is why you learn to streamline your materials. Ako, ang ginagawa kong training sa Facebook, kasi di ba wala namang live show now. Ginagawa ko sa Facebook, etong mga tatlong araw na tinatamad na ako eh. Hindi ako nag-Facebook. Mm. Tatlong araw na talaga. Pero pag active ako sa Facebook, post ako ng post. Yung pinopost ko, may bilang yon. Tinitingnan ko kung paano siya nakakatawa. Yeah. So, parang team discipline din. But, yung ultimately, dapat may bilang siya talaga. Hindi talaga pwedeng bahala ka na. Yeah. Hindi siya ganun eh. That's not how it works. Challenge din ba ang pagkuha ng material? Kasi, di ba, we cannot go outside. Ang pwede mo lang, ngayon, ano ba, only reason for you to go outside, not unless kailangan talaga for work, but groceries or talagang essentials lang. Challenge din bang makakuha ng material right now for reference or yun nga, magagamit mong material for your bit? Kasi, like, ang only resource mo right now is social media. Eh, ang social media, ano ba, in the past year, noisy na. I mean, it's getting, or maybe it depends on who you follow, pero iba na yung voice niya compared to how it was 3 years ago or 4 years ago. So, yun bang main reference nyo ng pagkuha ng material din now? Para malaman nyo, okay, what's happening? Anong sinasabi ng tao about this certain person? Or a certain topic? Mas masaya sa Facebook ngayon, Gabi. Na-enjoy mo, Abe? Na-enjoy mo yung... Ako, natuwang-tuwa ako na nabuhay yung woke culture kahit papano eh. Tuwang-tuwa ako na nagkaroon ng generation because I don't think, I'm not sure kung meron ganong klaseng social movement before. Pero the idea na nagkaroon ng, kahit papanong, nagkaroon ng change, na nagkaroon ng woke culture, it's just that, yung woke culture din na yun is, ano ba, nagkakaroon na rin sila ngayon ng dismissive, at, paano ko ba explain? Like, when you criticize the government, automatic DDS ka. When you affirm or when you kapag pinuri mo yung something, automatic. Alam mo yun, yung ganong napuput ka sa box. Si Sir Ed, ano yan? Funny terrorist. Si Bumbuhay yun, mga terrorist. Pero yun talaga iwa. Yun din yung sinasabi ko na parang... Yun yung funny pare sa'yo. Yun yung parang nakakatawa. I mean, just observing... Observing yung... Yeah. Kasi sabihin na natin ano ah, sabihin na natin kasi ako lagi nasa ano na ako eh, tinanggal ko na yung ano ko eh. Wala, sabihin na natin ano na, wala na akong pakialam. Okay. Nandiyan na ako sa gaguluhan. Gets. Kasi mo na feel mo siya kasi ano siya eh, mga ano siya eh, sentiment siya ng mga taong kilala mo. Aha. Minsan kapamilya mo pa, tas kahit ako na neutral, the fact na nagbabanggaan sila doon tinitingnan mo. Either tension siya eh. Oh, yung nanay niya DDS, yung anak niya sobrang woke. Oh, sigurado yung post ng tita mo, tapos ng pinsan mo. Oh my God, anong pag-uusap nila dito sa bahay? Di ba? May ganung feel eh, na nabifeel mo siya. Yep. And I think, yan yung isa sa mga kailangan na, ano ka, may ears to the ground ka pa rin, especially with people around you. Kasi ako, to be honest, yan na yung ano ko eh. That's my main, ano eh, my main vein of socialization. Okay. Hindi na ako lumalaan. Nakikita ko lang si Angge, si ano Amir. Yun na yung mga nakikita kong tao. Tapos, the rest, yan na talaga eh. That's how it is. That's one thing na okay na sa social media for me. May it be a persona or whatnot. The idea is, like before, kunyari hindi matagal mo hindi nakita yung friend mo, di ba? Malalaman mo na lang kung paano siya or paano ang point of view niya about something is kapag nakita-kita kayo. Pag nakita mo na siya, okay, ganito pala yung point of view mo about something. Ngayon kasi parang automatic may, exposed na yung
how ano yung take mo about things, ano yung alam mo na kung sinong hindi iimbitahan. Or alam ko na kung nasan ka ngayon. Like kunyari at this point, at this time, ito yung nasan ka. Ang ano ko lang, well, I guess what, not necessarily worry, pero parang ano ba, somehow it bugs me is that I wanna say something. It's if you don't agree with one thing, automatic dismiss. Not all, pero nagkakaroon ng ganong movement. Kasi gusto ko yung, yeah, go ahead, sir. Ano man? Naisip ko lang kasi, nandun tayo sa tinatawag na tipping point kasi, nagkakaroon ng tinatawag na paradigm shift. Yep. Not only in terms of perspectives, but even in terms of how facts and information are relayed to us. Mm. Nung araw kasi, nung walang social media, ang nag-gatekeep lang naman yan yung media. Yep. So the media tells us what to believe in, what not to believe in. So they gatekeep everything. They control the narratives. Yeah. So yung feedback, medyo nakokontrol din nila. Mm. Look at the NBA, for example. You know, Michael Jordan, when he was playing, there's really quite a lot of issues against him. Mm-hmm. But not many of those, di ba, surfaced precisely because of the time the media would control the narratives. Yep. So, hindi mo rin makita yung feedback ng tao. Mm-hmm. Eh, yung problema ngayon with social media, with Twitter, Facebook, or what have you, lahat may boses eh. Yeah. Lahat yung magsalita. And sabi ko nga, wild, wild west pa siya. Yep. Hindi mo siya ngayon nakokontrol. Exactly. Hindi mo nag-gatekeep. Yep. So, labo-labo talaga. Mm-hmm. But subsequently, sabi ko nga, nasa tipping point tayo, once the paradigm has shifted to a new one, then we'd be able to make the necessary adjustments. Mm-hmm. Sa bandang huli kasi, meron talaga magkocontrol ng narratives eh. Yeah. Na nangyayari na ngayon. Mm-hmm. Diba? So, pansinin mo, if you look at social media, when you talk about pananaws or perspectives, yep, may grupo-grupo na rin eh. Mm-hmm. Tapos kada grupo may nagkocontrol na rin. Yeah. So if you belong to this group, you're expected to articulate the concerns of that group. Diba? Mm-hmm. So kung DDS ka, DDS ka talaga. Kung dilawan ka, dilawan ka. Mm-hmm. Ang problema lang kasi dyan, nawawala yung objectivity. And mm-hmm, yun na maging problema. Like in my case kasi, I've always been objective. That has always been my crusade. Kaya kung magkaminsan, I would always post serious stuff on Facebook. Because I'm hoping na may makikinig sa akin na, hey, ito yung totoo, ito yung pakinggan natin. Let's not be swayed by politics. Let us not be influenced by you know, people and leaders we believe in. So yun yung challenge doon. But as I said, nasa crossroads tayo, nasa tipping point tayo, and at some point magno-normalize din yan. So sino na yung magko-control? So makikita natin subsequently. Ganyan lang naman yung mundo eh, di ba? Yep. Anything na bago, pag tinanggap ng marami, magiging institution. Mm. Pag institutionalized na siya, magre-resist ng change. But if the very institution is being threatened, magi-give in. Yep. Pag hindi nag-in, mawawala. Look at the Catholic Church, for example. If you look at the Vatican II Council now, sobrang liberal na nila. Kasi di ba, ang Catholic Church, yung dogma, nakikreate yan pag may council eh. Yung nag-meeting sila. Yeah. So, pa may Council of Trent. So, there's the Vatican II Council. Sobrang silang conservative. Mm-hmm. But in the Vatican II Council, they've entertained a lot of perspectives not normally expected to be embraced by the church. Yeah. But they just still have to do it because otherwise, there are certain changes that they need to be comfortable with or adjust to. Or otherwise, their very institution would crumble. Mm-hmm. So, yun lang naman ang nangyayari lagi. And the same goes true with comedians. Kasi yung comedy, yung materials mo, pwedeng nakakatawa yan sa panahon ngayon. Yeah. But after some time, if it's not funny anymore, wala na. Look at Joey De Leon. Mm-hmm. Joey De Leon is a na-diagnose yan na genius when it comes to the arts. Mm-hmm. Magaling magpinta yan, very creative, magaling gumawa ng kanta, mm-hmm, mag-jokes. Pero ang problema, hindi siya nakakasabay sa kung ano yung nakakatawa ngayon. Mm-hmm. Diba? He keeps on churning out the same materials he used to parang, diba? He used to do yeah
from back in the day. So, nahihirapan siya talaga yung to find an audience. So, as I said nga na, di ba yun yung concept ng evolution? Yep. Adaptability. Yeah. So, yun yung lagi mindful ako. Mm-hmm. Na parang you always have to be, parang be observant. Yep. Diba? Hindi ka pwedeng matigas yung ulo. Mm-hmm. Otherwise, you won't survive. Yep. And that's true. Tama yan, Sir Ed. Wild, Wild West. And the idea is, sa totoo lang ha, they're nagsisimula pa lang sila. Ang social media right now, nagsisimula pa lang sila na sila yung number one where all the attention of the users, kung nasan lahat ng attention ng tao ngayon. Kaya mas malaki din ang advertising money na nafafunnel sa social media platforms right now. Diba? But the thing is, like what happened with Facebook, which is binalita lang yata a couple of weeks ago or a week ago, Facebook US to, biniboycott na sila ngayon ng not only Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Boycott sila ng Hershey's, boycott sila ng Unilever, boycott sila ng Coca-Cola. The biggest brands out there when it comes to retail, when it comes to retail or commercial sales, sila, binoboycott sila now because wala silang stance. I think ito na yung time na magkakaroon na rin talaga ng regulation. When it comes sa ano ba yung free speech, hanggang saan ba talaga, ano ba talaga ang stance nyo when it comes to, paglabas ng material, political agenda. Because that always has been their issue. Ang tingin ko, sobra kasing politically divided yung mga tao right now. Mm. Sobra rin yung division when it comes to perspectives, di ba? In the US, may conservative, may liberal. Yep. And to an extent, ganun din sa Pilipinas. So, ang nagiging problema right now, we live in a culture where free speech is okay for as long as you say what I want you to say. Or for as long as I agree with what you're saying. Ako kasi ang konsepto ko ng free speech, anything goes. You should be at liberty to articulate, to get across, to say whatever you want. Yeah. Ang problema ngayon, nagkakampi-kampihan. Mm. Like for examples, if Agot Isidro would say something, the DDS would crucify her. Yeah. Tapos, di ba, kailangan yung cancel culture ngayon, yep. I-cancela na yan, i-boycott yung pelikula niyan. Mm. In the same vein, yung mga medyo konserbatibo naman, if they say something, automatic gusto din nating i-cancela. And that's wrong. I'll give you an example, di ba? Like yung teacher na nag-post siya, sabi niya, magbibigay ako ng 50 million sa kung sinong papatay sa Pangulo. Yep. So obviously, it was done in jest. Uh-huh. Now, it wasn't something that's threatening enough that it's gonna influence people, yep, to carry out the instruction, di ba, given in that post. Alam naman nating hindi. Pero yun nga, kung may cancel culture, yung mga DDS, arestuhin yan, ikulong yan, tama lang yan, bastos yan, yeah, kay Presidente. And on the other hand, there's this teacher din naman, there's this teacher who felt, nagtuturo sa DLSU, I know him, mabait na tao, ipisihin, good family man, or what have you. Ang problema lang, naniniwala siya talaga na para mabawasan yung insidente ng rape, you know, women should dress appropriately, not provocatively. Mm-hmm. Nagkataon, galit pa siya kay Ontiveros. Mm-hmm. Eh, di ba si Ontiveros said something like, you know, you shouldn't be teaching women how to, you shouldn't be telling women not to dress provocatively, but you should rather teach men how to respect women. Uh-huh. Tapos di ba sabi niya, ikaw Ontiveros, subukan mong makulong sa kulungan. Kasama yung mga preso, ewan ko na lang kung anong mararamdaman mo. And then, ang nangyari sa kanya, ayaw niya lang talaga si Ontiveros. Mm-hmm. And number two, you know, he just wants to say ultimately na, hey, it's not really about men, it's about women, how they behave themselves. Yep. Kung ako tatanungin mo, hindi ako naniniwala dun sa sinasabi niya. Mm-hmm. Sobrang against ako doon. Dapat we should really be teaching men. Mm-hmm. But pero sa akin lang, nag-post siya noon, kung kilala mo yung teacher niya, mabait na tao, maayos, good family man, matino naman. And then all of a sudden, because of what he said, everyone was ganging up on him and they were actually petitioning the school to weed them out, to fire him. Yeah. So yun yung kumaintindihan. Kahit hindi ka agree sa sinasabi, kung idea natin free speech, anyone should be given an opportunity to say what he wants. Yun lang yung sa atin, ha. Eh, ang nangyayari kasi ngayon, yun yung sobrang selective, even yung justice, selective. Yep. Di ba, si Pangulong Digong na lang, tangina niyan, hindi ko maintindihan.
Hindi magnanakaw tong sila Duque dahil kilala ko ang pamilya nito. Why couldn't you even allow your people to conduct a probe or investigation? Uh-huh. Because, you know, obviously there were certain irregularities attending the purchase of these PPEs and medical equipment. And here comes now the president exonerating him outright. Yep. So it just doesn't fucking make sense. Mm-hmm. In the same manner naman, yung mga kaalaban ni Pangulo rin, hindi ko din maintindihan, di ba? Alam yung ginagawa nila, nag-post ka ng opinion mo, that will be taking out of context. Yep. Kukunin na yung picture mo, lalagyan na yung mo na hindi maganda, tapos sasabihan ko doon, di ba, DBS again Christian. Kunapunatangina, kawawa naman yung religion, di ba? I know a lot of Christians, like for example, si Pastor Ruther. Si Pastor Ruther supports the president, but this guy makes sense when he talks. Yep. Alam mo yan, di ba? Mm-hmm. Hindi siya yung DBS ayaw ni Abe, di ba? Yan lang yun sa akin. Hindi ko lang maintindihan yung cancel culture. Hindi ko maintindihan yung political correctness. Mm. Di ba? Kasi under our jurisdiction, if I may say, yep, meron lang lahat naman protected speech unless libelous. Mm-hmm. Unless yep, incites to sedition. Yeah. So, if you say anything other than those, dapat you shouldn't be prosecuted. Dapat hindi ka pwedeng i-crucify sa sinasabi mo. Sobra akong advocate ng free speech eh. Yep. Kahit sa pung Nazi ka, I couldn't care less, it's your right to say that. Mm-hmm. Unless what you say is no longer part of the constitutionally protected speech. Yeah. Like it's your perspective as a Nazi. Pa tayo magagawa. Pero dapat, pwede mo sabihin kahit ano gusto mong sabihin, di ba? Kasi hindi ko siya naiintindihan right now eh. Pero nakita kong isang paraan, like as a comedian, for you to be able to say what you want, dapat mag-create ka ng persona na wala kang pakialam. Mm-hmm. Na inaasahan nila, you can just say anything you want. And for some reason, they don't find you offensive anymore. Like ako, yung ginagawa ko sa Facebook, lagi kong pinupush sa edge yung mga political jokes ko. Talagang nilalagay ko doon na gusto ko matanggap nila na ganun ako. Mm. Na pwede kong sabihin yon. Para pag nag-stand up ako, hindi sila magagalit. Uh-huh. Kasi look at Bill Burr, for example. Yep. A lot of the things he would say, sobrang politically incorrect. Pero yep, may persona siya na ganun. Tayo na walang pakialam to eh. So tawanan na lang uh-huh natin. Uh-huh. Ang mahirap kasi, if you create an image that is diametrically opposed to what you say. Yeah, like yeah, si Bill Cosby, for example. Diba? Mm. Yung datingan niya, diba? Yep. Family man. Yep. Datingan yep niya. Diba? Modelo siya, diba? Siya yung people, you know, someone you look up to. Tapos tangina ng tape, diba? Left and right. So, Uncle it just Bill doesn't fit. So, yun yung problema. At the end of the day, you have to be authentic to who you are. Yeah. Kung bastos ka, pakita mo ng bastos ka. Para pag ng bastos ka, okay lang. Uh-huh. Kasi ano, si Louis C.K., alam mo yung parang may shock na, oh! Pero half ng mga tao parang, ah, oo. Oh. Tsura nga din naman niya. Oh, mukha talaga siyang nag-judge ako sa mga ano niya. Pero yung kay Louis more on disgusting, di ba? Like yung kay Louis more on... Nila yun, di ba? Oo, Seinfeld yun. Ang na-GG yun. Oo, oh, pucha. Si Seinfeld ga, meron siyang joke about ano, yung French, ano yan yung gay French? Meron siyang joke na ganyan. Minimimic niya yung gay French. Sobrang, sobrang safe na joke. But he, you know, but he was pilloried for it. He took a lot of flack for it. Kasi sobra raw offensive sa LGBTQ. Kasi nga si Seinfeld, yun. Katapunta yeah na si C.K. Louis, he would say stuff like he masturbates all the time. Yep. And it's okay. Uh-huh. Kasi yun yung persona niya eh. Yeah. So, dapat, ang tingin sa iyo ng tao, yung authentic ka, di ba? So, yeah, kung bastos ka, kung gusto mong maging bastos, develop niyo yung persona na bastos para anything you say, matatanggap nila. Mm-hmm. And inis ko lang kung komedyante ka. Yep. Sir, so, ano nangyari dun sa friend nyo? Yung sabi nyo na professor ba from LaSalle? Ano, hindi na ni-renew yung contract eh. Kasi pagka, kasi sa LaSalle kasi, I used to teach in LaSalle eh. Merong part-time dyan at saka may full-time. So pag part-time ka, at the end of every semester, your contract ends. So mm-hmm if they won't renew it, so it's some sort of constructive yeah dismissal, and that is valid, that does not amount to unjust dismissal. Mm. So kung ayaw na sa'yo, hindi lang i-renew. Yep. So yun na yun. Ganun ba ka grave yung stance niya para i-cancel? Or was it just too controversial that time? Controversial lang, tapos controversial, may na-offend ka,
Kasi gano'n naman yun eh, pag may na-offend ka, yari ka tapos eh. Diba? So, ako sa akin kasi so far, wala namang na-offend. Pero may mga jokes na nag-message sa akin. Like si Jim Paredes. Every time I make fun of Jim Paredes, tangina may magbe-message sa akin. Merong sasagot talaga dun sa joke ko. Every time yan, walang pala yan. Kasi di ba nakakatawa naman si Jim Paredes? May mga jokes ako dyan eh. Like yung hilig niya ng pagsasarili. Yung so, may joke ako sa kanya, sabi ko, sabi ni Jim Paredes, hindi ako nag-worry sa lockdown. Sanay akong magsarili. Mga ganyan. Tapos may nagagalit sa akin pag gano'n joke ko, hindi daw ako makamove on. Pero sinasadya ko yung ganung joke na hindi ako nang offend pero nilalagay ko na siya doon sa gilid na gilid para when I do comedy matatanggap nila. Kasi otherwise mapipikon talaga sila sa iyo eh. Yeah. Hindi talaga ubre, yung mukha ka lang masungit. Di ba, ganun yun eh. Di ba? Dapat yung medyo bastos ka na ako hindi ako bastos eh pero naniniwala ako na I should be allowed to say anything I want. Sa inyo, Attorney Ed, in your case, di ba nung lumabas yung anti-terror bill, I'm not sure, ah. I tried to read it, eh. Hindi ko alam kung affected ba ang execution ng comedians. Lalo na sa inyo, sir, di ba, nagpo-political satire, meron kayong political satire na ano, na parang that's part of your comedy. Siguro maganda lagyan muna natin ng context, ano. Okay. Ito lang kasi yung anti-terrorism measures kasi because of 9/11. Nagulat yung Amerikano eh, tangina, the mighty Americans. Mm-hmm. Diba nagulat sila, there's 9/11. So there was a clamor for countries to come up with their respective anti-terrorism measures so as to curtail and combat terrorism. Lalo na sa mga South Asian countries, kagaya ng Pilipinas, kasi training ground tayo normally ng mga supposed na terorista na dinedefine nila. Before 9/11, there were only 41 countries na merong, you know, they have their respective anti-terrorist laws. Pero after nung 9/11, and because of the clamor of the UN Security Council, so halos lahat ng bansa, compelled tayo to come up with one. Yeah. Ang context ko kasi niyan, really against international terrorists. Okay. You know what I'm talking about. I need not elaborate on that. Yep. Kaso yung problema, as a matter of practice, yung mga initial anti-terror measures nila, sobrang violative of human rights. Yep. Na nangyayari, they can actually potentially be abused. Like in the UK, for example, meron sila doon na ano, yung pwede kang kapkapan kahit walang suspicion. Mm-hmm. Pwede ka nilang i-investigate kahit walang suspicion. Yeah. At nangyari, sa 1 million na inimbestigahan nila, 95 or 99% noon, puro mga minorities. Tapos pag mukha kang Palestinian, investigate ka lang. At naman, halimbawa, merong mga estudyante, they were demanding, nag-demonstrate sila because they were asking for free education. Mm-hmm. Yung dalawang bata doon na leaders, kinulong. Tapos ang kaso nila, they're supporting daw kasi terrorist groups. Yeah. So yun yung nagiging problema, no? The moment you allow a measure that is violative of human rights, mm-hmm. but is claimed to be necessary in order to protect the, you know, the public or the common good, ang problema diyan nagbubukas ka ng floodgates for abuses. Yep. Eh yun yung kinakatakot natin because under our jurisdiction, you cannot be arrested without a warrant. And if it's a warrantless arrest, you should actually be committing a crime. Yep. And once arrested, 'di ba, hindi ka pwedeng lumampas ng 3 araw, yun uh-huh. yung maximum. Yep. 'Di ba? You should be 24 days. Brought to the proper fiscal for inquest and, you know, and all that jazz. Yep. But right now, mere suspicion would be sufficient. Tapos mm-hmm. you can be detained for 14 days. 14 to 24 days. Ano yung kaso mo. Tapos ang matindi niyan, mere membership. But the thing is, how do we determine kung sino ang terorista? Mm-hmm. Under the law, the executive department can do that kasi merong council. Yeah. May anti-terror council that is created under the law. And this is composed of people in the executive department. I'm not talking about judges or members of the judiciary. Yeah, I'm talking about
people in the executive department. Mm-hmm. So they could just simply say, itong si Abe, tangina mo kang terrorista to. Yep. Investigahan nyo yan, arestuhin nyo yan, di ba? Mm-hmm. But of course, subsequently, there's really nothing they can, you know, they couldn't find anything. You would be released. But isipin mo yung harassment. So ikaw, halimbawa, Iwa, nag-uumpisa ka palang tumututol sa gobyerno. Mm-hmm. Paranas ko sa'yo yung 14-day imprisonment. Mm-hmm. I'm pretty sure by the time you get out, di ba? Yep. That's the best way to silence you. Parang yep. Ganun. So, which is why it shouldn't be allowed. Hindi kasi ako naniniwala dun sa mga batas na handang isakripisyo yung human rights in the name of the common good. Because the human rights provisions are there precisely to protect the common good. Yeah, yeah. Yun na lang yung laban natin against abuses. Mm-hmm. So, in the hands of someone, of the unscrupulous one, so to speak, yep. The power would be, can just simply do anything they want to do. Parang ganun. Mm-hmm. Ako fans ako ng Game of Thrones. Malapit na tayong maging full Game of Thrones sa Pilipinas! Civil War. Woo! Pag nataas yan, yun yung may mga riders na pick upin ka nalang bigla. Eh. Tayang ina, yes! Game of Thrones! Yung problema kasi, di ba, yung mga DDS kasi, you know, they really support the president and I get that, I respect that. Ang problema ko lang kasi, sobrang emboldened yung Pangulo ngayon. Mm. At sobra yung culture of impunity. Like the government can do away with human rights and we're okay with it. Yeah. Kasi ang katirang kasi natin, nadya-justify naman yan because the president is sincere in restoring order or what have you. Pero ang problema ko lang kasi dyan, yung due process, for example, yung human rights, para silang major surgery eh. You couldn't care less until you need one. Yep. So pag ikaw na yung tinatanggalan ng karapatang pantao, ikaw yung tinotokhang, ewan ko na lang kung bibulog ka pa dyan. Kasi hindi ikaw yun eh. Mm-hmm. So, tinanong mo kasi ako ng ganyan, Iwa, tuloy naging passionate ako. Hindi, okay lang. Actually, ano ang, kasi it seems like you're seeing it in a more, objective perspective or parang more on objective state of mind kasi you know ito yung pwede mangyari, ito rin yung difficulties that we have right now. Pero siguro one thing that I want to know is ano yung reaction mo sa outcry? Kasi the idea na timing din eh. Bakit ngayon? Meron na tayong Human Security Act eh. You could have just amended that or parang ito nga siguro yung amend, pero bakit ngayon? Bakit is it well, actually, I couldn't care less. About the timing? Yung motibo kasi, speculative yan eh. Okay. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa loob. Pero sa totoo lang, maraming bansa right now, inaayos nila talaga yung mga anti-terror bills nila. Yeah. Yung iba, hitan palalo. So that seems to be the trend now. But I really couldn't care less about the timing. What I care about is the seemingly restrictive provisions of the law that might be, yeah, you know, be abused. Yep. Yun lang naman yung problema ko. Kasi, biro mo, ikaw, nananahimik ka, huhulihin ka na lang. Uh-huh. Yep. Papani, like, for example, lahat ng left-leaning groups now can be considered terrorists, which is unfair. Yep. Like, the PNPA, I get it. Pwede mo silang i-consider na terrorista. But what about legitimate left-leaning groups like Gabriela? Yep. Oh. You know, students. Mm. So these are organizations that can actually be harassed. Yeah. And I hate that. Hindi ako naniniwala doon. Ayoko nung ganung konsepto. Na yun nga, pwede kanilang parusahan dahil sa pananaw o paniniwala mo. Diba? Sobrang kupal yun. Mm. Diba? Does it affect your execution though? Kasi ikaw marami kang political material. Does it affect your execution when it comes to ano yung kaya kong sabihin? Hanggang saan lang yung limit ko? Yun lang yung kagandahan. Dahil abogado ako, I know when my materials would be libelous. Okay. So alam ko siya. Pero for so, other... Sometimes yeah, I would, you know, I would flirt with disaster knowing that the materials might be construed as... Yep. Unprotected. But at the end of the day, I basically know what to say. Maingat talaga ako dun. Mm-hmm. Okay. Kaya pag Abe, dapat magtumawag muna siya sa akin. Attorney, pwede kong sabihin to. O medyo Attorney, may sinabi nga pala ako. Nasabi na. Medyo ang dami kasing galit eh. Hindi ko po alam pero pinusasan na po ako eh.
Ay, nangyari pag minagalit sa'yo, no? Pag nabash ka, kawawa ka rin talaga eh. Oo, ang, mahirap talaga. Kahit wala pa yung, yun yung ano eh, may two kinds of, it can come from ano eh, both sides eh, yung cancellation mo eh. Galing sa gobyerno or galing sa mga tao. Kasi malaki din yung mob, ano eh. Mob power ng mob, regardless may... Mob rule, ano? Mm, pag canceled ka na talaga. May mga ganung ano eh. Tapos, ang ano pa, di ba, Abe, yung kupal pa, yung ano, you shouldn't be punished for something you did or you uttered like 10 or 15 years ago. Yeah. When perspectives were different. Yep. Yeah. Di ba? Mm-hmm. Kasi di ba, nung isisipin mo yung mga komedyante, yung mga artista, di ba? Isipin mo yung mga sinabi nila like 15 years ago na tayo natatawa pa dun eh. Ngayon lang naman tayo hindi natatawa eh. Yeah. Yung ano nga eh, yung konsepto ng batok, gago. Ano? Ngayon, hindi na talaga siya nakakatawa. Yun yung isang truth na sobrang ano? Punchline yun dati. Parang ang comedy, we're talking about comedy. Yung babatukan sa likod, may sasabihin kang dumb shit tapos yun yung format eh. Mm, 'di ba? Straight guy ang bida, yep. May dumb person. Mm. Papaluin niya. Mm. Dolphy. Yep. Gago, kung ang TV series dati under same scrutiny ng ano media ngayon, gago, ang daming cancel. Baka cancel ng buong Home Alone the Lyrics tsaka Palibasa Lalaki. Kung ganun tayo ka-PC. Generation kami nun eh. Kaya nga affected ako sa cancel kasi kalahati sa akin ang ika-cancel mo. Mm-hmm. Yun yung truth as a comedian who saw the world na ganun pa, naiintindihan yung Tito Vic and Joey, na yun yung ano nakakatawa, yun yung formative ng ano mo eh, culture mo yan eh, knowledge base mo yan eh, yan yung context. Na pwede, no? Tapos ngayon, hindi na pwede. Pero you, gets ko naman, no nga no, bakit nga natin natatawa tayo dun sa binabatukan? Baka nga, ano siya, kasi nga kung papasok ka dyan sa ano, sa psychological aspect niya, sure, tension kasi lang yung binibuild, yun. Mas bobo ang mga tao, di ba? Tanggalin mo lang yung tension na, uy, pinalo siya, nasaktan siya, pero di siya namatay. Ganun yung basic. Pwede tayong bumalik dun eh. Pwedeng hindi. Pero nandun yung concept na at the core, it's just tension and release. So, magbabago siya in terms of language, magbabago siya in terms of delivery, medium. Pero at yun talaga siya. Yun yung napapansin ko sa comedy. Paano mo siya i-mold? Crucial. Nagbago naman siya. Nag-evolve siya just like anything else. Yeah. Mm. Yep. Ikaw ba, Abe, ina-adjust mo na parang mas tabu ba subjects mo before tapos alam mo na PC culture na kaya a-adjust mo? Ginagawa, minomodify mo na yung jokes mo that way? Parang ano yan, men. Kailangan kasi ano yan eh. Kaya nagkaka-slip up yung mga comedians siguro. Like, people get in trouble. It's not because of your ano, yung mga the shit you compose. Yeah. It's actually the shit that escapes you. Mm. Doon sila nadadali. Kasi kung may sinabi kang shit, most likely dahil yan talaga yung paniniwala mo. So, hindi ko sinasabing mali ka na. Pero, so yeah, I mean, ang kinin mo yan, na thought mo yan. Yun lang din naman siya eh. Pero, yun nga eh, parang, tangina, makakancel ako sa sinabi ko. GG yan, man. So, dedikado siya. Kung yung kay attorney yung sinasabi niya na makakancel ka sa, for what you said before, dude, ang dami makakancel. Hindi siya, parang, weird, di ba? Yeah. Di ba parang ano din siya? Parang same dun sa, history is written by the winners. Ba't natin bubarahin yung dirty past natin? We love the slutty comics, the magazines. We love that shit. We love Playboy. We embraced it for what it was, exploitation. We love Michael Jackson. Fuckers, huwag kayong magpanggap na hindi kayo sumayaw kay Michael Jackson at kumanda. Tapos nalaman niyo yun, shit siya. Gets mo? He created great art. But he's a fucking criminal. Tanggapin natin siya as a whole. Di ba? Yun yung point. Makakancel din naman siya eventually. Hindi ko alam kung tama or mali yung pag-cancel. Kasi may kaibigan ako. Rising star siya. Banda. Gago na-allege lang siya. Nasabay siya dun sa mga
na daw, yung mga bandang nakikinabang. Yeah, yun ako, hindi kasi sweldo naman yun, nakikinabang doon chicks. Pero hindi na, naanohan siya, gago, tumigil yung career niya. Ay, hindi ko alam. Or pwede mo rin, or Abe, pwede mo rin, like, pwede rin ang take mo is separate the creative sa person, sa separate the creative from the personality. Like, for example, case ni Michael Jackson. I like the creative. Like, kunyari, LeBron biglang magkaroon ng harassment case bukas. I like him as an athlete. I like him. I like how he plays the game, athleticism niya, or Michael Jackson, creative output niya. Gusto ko. Pwede kong i-separate yung personality sa creative output. I mean, pero yun lang talaga, eh, no? Ang hirap magmahal ng tao ngayon. Ang hirap magmahal ng tao. At the end of the day, we're just trying to figure shit out. Mm. Hanggang ngayon. It's just that mas exposed na tayo sa kunong nararamdaman talaga natin kasi meron tayo nito. Meron tayong, oh, fuck. Labas natin. May it be real or not. Pero diba? Kasi ang problema kasi, like if you're a celebrity or you're an artist, hindi ka kasi nila minamahal doon sa materiales mo lang eh. Mm. Minamahal nila, ini-embrace nila yung buong pagkatao. Yeah. So hindi siya talaga maiaalis. Ang problema lang ngayon, naging OA siya. Mm. Ang isang nasakripisyo, yung konsepto ng context. Yeah. So wala na siyang context now eh. Yep. So you say something supposedly offensive, they'll just zero in on that and use that as an opportunity to cancel you. Mm. So yun lang yung problema natin. Yeah. Wala na din konsepto ng due process. Ako, natutuwa ko dun sa Me Too movement, ha? Make no mistake yep. about it. Yep. It's an opportunity for women to finally speak up. And it's also an opportunity for men to finally shape up and wise up and do the proper thing. Kaya lang, di ba nangyayari dyan? Wala nang due process, wala nang konteksto. Like, I can just simply say, like, babae ako, inabuso ko ni Abe. And automatically, di ba, people should not him and cancel him. It just doesn't make sense. So, yun lang yung problema ko. Again, ano, hindi mo maihiwalay kung sino ka doon sa creative outputs mo. Mm. Kasi lalo na, kung yung sino ka is totally different from the persona that you developed. Yep. So, halimbawa, yun nga, family man ka, kagaya ni Bill Cosby. Ang hirap naman tanggapin yung ginagawa niya na nang momolest ka siya. Mm-hmm. Diba? But the Cosby shows would picture him yep. as this diligent dad who uh-huh. would take care of his family. Yeah. So medyo may disconnect doon eh. Yeah. O, diba? Pero sa gaya halimbawa ni Bill Burr, you know, pwede niya sabihin kahit ano kasi tingin naman natin ganun siya eh. Yeah. He speaks his mind. Ang problema lang talaga pag may ginawa ka sobrang mali. Mm-hmm. Yung sobra talagang all that there's no way but for the public to cancel you. So, mm-hmm. nangyayari talaga yun, di ba? Like, sobrang kahindik-hindik. Like, si R. Kelly, for example, talaga naman ang momolestya ng mga bata. Di ba? Pedophile yun, eh. Talaga. So, ikirapan siya talaga to. Like, you know, I really don't know how he could extricate himself from this mess. Di ba? Wala, di ba? Saka problema pa sa kanya, nung 80s, 90s, medyo hindi natanggap yan, eh. What? Sa family code kasi natin at least 18 years of age ka allowed married ka na. But prior to the family code, if I'm not mistaken, 15 or 16 or 13 or 14 ang legal age for you to get married. Di ba remember si Jerry Lee Lewis, yung kalaban ni Elvis Presley? Mm-hmm. Di ba parang pinakasalan niya yung pinsan niya who was I think 13. Yung sobrang yep. bata wow. yun. Yep. Ano ng time nila? Pwede kang pumato sa 15. Di ba nung mga panahon na yun? Good times. Sa East. Kaya problema kay R. Kelly, hindi na pwede na pumasok siya. Tapos magpawala ka ngayon sa TV, di ba? Parang yeah. biktima ka ng injustice. Hindi naman pwede yun. So anyway, at the end of the day, gusto ko lang sabihin, the public should be able to strike a balance between things. Kasi ang problema lang talaga niyan, kapag tinanggal mo yung due process, yung context, yung istorya, and then you just simply accept hook, line, and sinker the narratives created for or against the person. Yeah. Then that's when it becomes slippery slope. So marami ng inosente mapapahamak. Mm. Alam mo kung gaano ka-absurd si Alison Brie? Alam ano yung palabas nila sa Netflix? Animation eh. Oh. Anyway,
yung binoboseesan niya, nagme-Mexican accent siya, eh white siya. Ooh. She had to apologize for it. What? 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 A lot of luck for, you know, doing a Mexican accent. Sipin mo yan, di ba? Eh, di ba kaya yun eh. Di ba tangina kaya ka nga artista? Oo nga, B.O. yun eh. Tangina ka, pwede kang gumanap ng hindi ikaw. Yup. That's the point. So yung paglint cultural appropriation. OA na, di ba? Tama ka rin din, Sir Ed. Yung na-mention mo na, ano, ang kulang sa atin, I think, right now is context. I think that's one of the reasons why podcasts work, eh. Kahit, kunyari, podcast ni Abe, podcast ng friend ko, podcast sa US, podcast somewhere. The idea na long-form content, you'd be able to provide your take on a certain subject, tas malalaman mo talaga kung ano yung context niya. Because there was a time na we're living in a world of headlines, we're living in a world of soundbites, na hindi natin alam, ang akala natin yun yung legit, hindi natin alam yung full context ng situation or ng opinion ng someone about something. Kaya nga, ano, napansin ko rin, dagdag ko lang sa ano, social media. Kaya nagkakaroon ng bagong currency yung ano, authenticity. Yeah. Kasi ayaw na nating mag-review ng character. Nagbabuy-in na tayo eh, sa character. So yun yung mga nag-work, yung mga mas authentic na... Yep. Na figures. Kasi hinahanap na, wala nga tayong pakialam kung facts or ano eh. Yep. Facts yung sinasabi niya. Umso natin, totoo yung nararamdaman niya sa bagay na yun. Kasi nasa mundo tayo ng, hindi sa facts eh, nasa reacts eh. Yep. Reacts ng sinusunda nating tao, whether he's right or wrong. So it's gonna be, ano, it won't be a battle of who's gonna be who's right or wrong. It's about how the people feel. Yun din yung, I think, same reason bakit ang laki na walang attention sa TV entertainment compared to internet, compared to online content, lalo na yung mga naglalabas ng authentic material. Mas relatable sa'yo eh. Although that's fictional, it's something nice to watch. Something nice to binge. Na, may mga studies that were actually conducted. Lumalabas kasi talaga na essentially yung nakikita mo sa mga online content na yan, 20 to 30% lang talaga yung actively engaged. Hmm. The 70% would still cling on to the traditional media as we know it. Mm. Kaya nga yung sa kaso ng ABS-CBN, it's a bitter pill to swallow, assuming they won't get renewed. Because they will really lose a lot of money. Yep. Ang problema kasi sa atin, tayo kasi engaged tayo actively sa social media. Yeah. So we get influenced by what we see, by what we hear, by what we read. Mm. Pero sa totoo lang, majority of the people are still into the traditional. Yep, definitely. Yeah. Yep. Kaya akala lang natin. Like for example, the clamor to save ABS-CBN. If you look at social media now, the prevailing general sentiment seems to be for support of renewal, di ba? Pag inaba ko. But interestingly, in the study conducted by ABS-CBN itself, kumakita ng pag-aaral, it only accounts to like 10 to 20% of the population. Mm-hmm. The rest are either couldn't care less or still support the move against it. So yung kaya minsan yun yung problema kapag masyado kang na-hook sa social media, minsan feeling mo yun na yun. Yeah. Mm. Akala mo yun yung talagang umiiral, but you know, it doesn't necessarily follow. Yeah. Lalo na sa content for TV right now. Yun nga eh, feeling ko meron talaga tayong mindset as ano ba? People from Metro Manila. People from Metro Manila, parang meron tayong mindset na this is what's happening to the Philippines, kung anong nangyayari sa atin. Hindi natin naiintindihan yung, hindi natin naiintindihan na ang reach lang ng, hindi same content ang nakikita ng people from Ifugao, people from south ng Mindanao, na rural areas, probinsya, walang access sa internet. Ang only access nila sa content is TV, alas dos ng hapon, makakanood ako ng drama, makakanood ako ng soap. Yun lang yung only source mo of content. Kaya ang sa vital... Sa probinsya, bro. Ha?
probinsya yun sa, di ba taga ano, South ako. Yeah. Ibang sentiment gago. Yung mga concern nating mga ano, Imperial Manila. Oh, Imperial Manila. Wala yan, bro. Yep. Concern na lang anong project ngayon dito sa amin. Kasi ano pa yung mag-away-away kayo dyan? Yep. Mga congressman, laking batas. Hindi naman maapektuhan yan dito. Tangina yung project importante dito, kung ano itatayo next. Yep. Sino yung bibigyan ng pera. So, gets mo, sobrang iba nung feel talaga. Kaya pag pumunta ako doon, parang nagkakwentuhan ng konting ganyan. Oo. Kaya hindi nila gets yung mga concern natin, yung mga pinaglalaban ng mga... Mm. Yeah. It's all true. Good in the hood sila sa ibang areas. Eh. Yeah. Sa kanila. Mm. Pero kasi sa mga advertisers kasi, it's really all about demographics. Exactly. Yeah. It's really all about whether or not the show would target the audience or the market that you're also targeting. So, ang nangyayari sa social media now, ganun din kung napapansin mo. So, may mga online contents na sinusuportahan ng mga advertisers kasi yung demographics na tinatarget nila, yun din yung market nila. Yeah. So, ang nangyayari lang kasi sa social media now, wala lang kasing nag-gatekeep. Mm-hmm. So, anyone can be a star of his own show. Diba? Yep. Pero siya paki-crystallize din yan. So yung magtatagal din talaga yung tatantilikin ng tao. So Pero like another form of media. So it could just be like TV or read down the good point, Sir Ed, 'di ba, nung mention mo na doon din naman nagre-rely ang broadcasting networks sa advertisers. Pero yun din I think ang challenge ng Philippines when it comes to content kasi feeling ko kaya nabibit talaga ang TV right now ng TV when it comes to attention or let's say maybe cultural reference or whatnot or something that makes you move is because you cannot be too cerebral when it comes to your content kapag nasa TV ka. Hindi ka pwedeng maging masyadong matalino or masyadong highbrow. Kasi ang market mo dapat madali kang makuha Kasi yung mga bibili ng sabon di ba? Yung bibili ng tayo. Oh, exactly. Bibili ng Ajax. Yun ngayon, sinabi ko rin na parang ang ganda sana ng opportunity nito right now nung nawala yung, nung na-put on hold yung ABS-CBN. Ang gandang opportunity for other TV networks. Kasi wala kang kalaban. Ito ang main player. For the longest time, number one sila. For the longest time, dami nilang platform. Malaki silang broadcasting network. They have the money for it. Pero ngayon, habang pilay sila, kaya mong gumawa ng content na may educate mo yung market Kahit na nasa rural areas Actually, kasi ayan, napunod ko yung video mo na yan. Ang ganda ng sinabi mo ron meron kang ginamit na word. Pwede tayong mag-experiment. Exactly. Yung ginamit mo. Yep. Sobrang appropriate na. Kasi kung wala kang competition, you can just basically release anything. Uh-huh. Yep. Panonoodin naman, hindi ba? Yep. And wala rin naman choice yung advertisers Advertisers. Yeah. Yung advertisers parang World Bank yan sa gobyerno. Mm. So, laki ng utang natin sa kanila. Dinidiktahan na nila tayo kung paano natin patatakbuhin yung bansa. Sadly. Same manner. Same. Yep. All these advertisers would dictate the contents. Yan yung problema. Yep. Kahit sa YouTube nang nangyari na yan. Yep. Like for example, sumikat yung online content mo tapos there's this group of advertisers who want to support you. Subsequently, down the road, they also would want to censor your own contents. Yeah. As to make it still attractive to the target market of this advertiser. Yep. So, nagiging problema na rin ngayon yan sa YouTube. And in fact, di ba right now, even itong Facebook, sabi mo nga may backlash. So, ang ibig ko lang sabihin, nagbabago lang ng forma. Pero ganun pa rin. Sabi ko, ang tao ay tao pa rin. Nagbabago ng forma. But once everything gets back to normalcy or once that thing becomes institutionalized, we're gonna be confronting the same problems. Mm. As may mga sell-out pa rin. O, may sell-out pa rin. Laging may sell-out, sip-sip, kahit anong format, kahit walang stage. Name names. Gusto ko yung grabe yung emphasis mo sa sip-sip para may hugot. Mga ano yan yung common attorney mga alam mo yung natutuwa ako na it can survive a cultural revolution. it can survive mga pan of distinct Filipino traits na tumatawid through generations, through professions. Ang galing no?
Abe, di ba na-mention mo kanina na totally iba ang, ano ba, totally iba ang psyche, di ba sabi mo ikaw, you're from the province. Kung ano yung pinoproblema ng mga tao sa Metro Manila, totally ibang-iba ang psyche nyo from your region. Alam mo, when it comes to Duterte, feeling ko, like sa admin, ewan ko, attorney, kailangan ko po ng tulong nyo dito. So, sasabihin ko. Then, when it comes to Duterte, feeling ko it's a regional dispute. Eh. Feeling ko merong maybe unconsciously from his end. He's an elite. He came from an elite family sa Davao, di ba? From the south. I think yung paglaban niya kay ABS, it's one of his way to prove na kaya kong pumalag sa elite, sa mga elitista ng Manila, sa Imperial Manila. Parang ito yung way ko para ma-prove na alam mo Gab, alam mo Lopez's kaya ko kayong banggain. Well, actually, hindi ko kasi kilala si Presidente, no? Pero, produkto siya nung panahon, eh. Like, if he were to run, say, 2 elections ago, definitely he wouldn't win. Yeah. So, nasa tiyempo yung pagtakbo niya. Napagod yung mga Pilipino dun sa mga supposedly traditional politicians na Decente, na politically correct. Yep. But they were not able to deliver. Remember, after EDSA 1, there was a lot of hope for a better future for us. Eh. Yep. But lahat Presidente, from Cory up to now, they've screwed up so bad na parang napagod tayo sa ganun. Yep. So parang feeling natin hindi sila authentic, yung sinasabi nga ni Abe. Eh di ba, si Presidente comes off as sincere and genuine. Tatay Digong nga eh, sa nakakitang Presidente na ama siya talaga, literally ng bata, di ba? Yun nga lang, ama na may paborito, but that's another story. Pero di ba, Tatay Digong nga siya. So, sobra yung pagmamahal natin sa tatay natin, emboldened siya. Like in the CBN, ako, I'm always against it because I really think it's an attack against press freedom. But people wouldn't see it, but the supporters would see it differently talaga eh. Kasi nga tama yung sinabi mong narrative na for the longest time, all the leaders would come from Imperial Manila. Yep. So he's probinsyano, na kung tutuusin may sinasabi naman sa Davao. Yeah. Pero probinsyano siya and would deliver us, would take us all to the promised land. Diba? Failures nung before, eto okay na to. Yeah. So sinusundan natin siya. So tama yon. Tapos yung narrative na for the longest time the oligarchs have been in control. So finally it's a very populist thing eh. So he's a populist president then to begin with. Yep. So he strikes a chord sa mga tao. It's kind of easy to relate to him. Yep. So magaling. There's always method to anything. There's even method to madness. Eh. Like si Donald Trump, sinasabi nila bobo. Di ba sinasabi, look at what he's doing, he's screwing up. Yep. Di ba he said stuff that would bury him. Yep. But it's not true. Kasi alam niya yung market niya. And he's always playing along. So, hindi bobo si Donald Trump. Alam niya yung market niya. Yep. Alam niya rin kung sino yung boboto sa kanya. And he knows for a fact that those who are against him wouldn't actually support him whatever he does. So I'd rather do it my way or do something that would, make my supporters more loyal to me. Yeah. So hindi sila bobo, no? So, kaya wag natin sabihin automatic yon ang bobo nila, di ba? Although marami talagang bobo, dahil sa social media, doon ko na-realize eh. Tangin ang bobo yan pagka nagsama-sama pa ang ingay. Wala tayong pagagawa eh. Diba? Mas madami sila eh. Minsan napapaisip din ako dun eh. Like, noong 2016 election, diba? Kung, feeling ko kasi ang ganda talaga nung allure niya, ang ganda nung setup, tamang timing, tapos someone who wants to do radical change, alam niya yung BBL, ARM, kumbaga ina-address niya yung mga something na hindi ina-address ng mga previous presidents before. Pero, napapaisip din ako eh, kung hindi siya, sino? Miriam. Actually nga, yun nga, magandang tanong yan. Kasi nga, lahat naman ng mga traditional na politicians na kilala natin, they really screwed up so bad. So, parang ang dating,
this is one guy who's actually sincere. Ako naniniwala ako the president is sincere. Yeah. Naniniwala ako talaga he really wants to do what's good for the country. Mm. Ang beef ko lang talaga sa kanya, he doesn't listen. Yeah. Kasi kung ano yung paniwala niya, yun na yung tama eh. Yep. Nobody could change his mind about anything. Hindi ba? So, matrouble ka pa nga if you question him eh. Pero ako ever since, I've never doubted his sincerity. Mm. Yung ang problema ko lang talaga, whether or not he would really do the right thing given where he came from and given the, you know, the environment he's used to. So, yun lang yung problema ko sa kanya talaga. Pero yung mga pagmumura, wala man akong pakialam dun. Kasi naniniwala talaga ako, you should be able to say anything you want. So, hindi ko siya issue. Ang issue ko na, pag nakulangan ako dun sa mga ginagawa. Yeah. Like itong lockdown, marami talaga akong issue. Yeah. Yep. Kasi resources were wasted. 5 million people lost their jobs. Mm-hmm. We're moving on to economic recession. Yeah. And now we're still trying to figure out how we can get extricate ourselves from this mess. Yep. And that's a problem that we shall all be dealing with. And that is also one issue that should be used as basis to call not necessarily to criticize but to constructively inform the president that hey, please do something different, something better. Parang ganun. Mm. Okay. Ay, Abe, yes? Kailangan mo rin kasing tignan. Kasi ito yung gustong laging sinasabi sa mga ano eh. Yung gustong i-simplify yung ano, na parang pipili ka lang ng one is, yung parang pipili ka lang ng tama-mali na pupustahan. Hindi kasi siya ganun. Ang point ko is parang, kahit si, hindi mo masisisi kay Duterte, lahat. Lagi mong titingnan lahat ng mga tao kung saan niya near-rest yung stretch niya. Kasi, may shit along the way eh. Mm. Yun naman yung na-prove natin eh. Kahit ipalitan mo ng ulo, kung may shit along the way, may shit along the way. Yeah. Kahit palitan mo yung sistema, papalitan mo lang din yun. Pero it's ang masisisi nga natin, hindi napit siya nasisisi. Ako, sabihin lang, di ba ano ka? Di ba? May nagsabi sa DDS daw ako. Dude, hindi ako sumusuporta sa isang tao. Kasi, wrong magsamba ng ano eh ng tao eh. Yep. Kailangan nga natin maging accountable lahat. Ngayon natin maging authentic. Kailangan nating alamin kung ano yung background nung nangyari si Duque. Yep. Alamin natin si Duque. Exactly. Huwag natin siya lahatin na uy, kasi mahal yan ng presidente na sure mahal siya ng presidente. Mm. Pero gets mo? Intindihin natin kung sino sila as people, yep, character, anong background nito, anong hinawakan ng exactly gagawin to. Naging yep maging ano ba, may experience sa governance. Mm. Ganun natin yung scrutiny level natin sa public servants natin. Hindi lang dapat ganun sa presidente, dapat lahat, dapat ganun sila ka ano, ka authentic sa atin. Kasi, 'di ba, as people, paano kung hindi na kailangan natin ng digested information ng media? Maybe yan yung growth ngayon. Yep. Baka tama yung ginagawa ni Isko. Mm. Or baka masyadong oy. Yeah, yeah. Yung sinasabi ko, yeah, diba masyado siyang uy, alam na natin anong ginagawa ni Yorme. Mm. Pero masyado bang alam mo yun? We have to ano kasi it's changing. We are all personalities in our own right, 'di ba? As long as someone subscribes to you, as long as someone listens, kung may mga audience ka na natatawa sa iyo, may nanikinig sa podcast mo, nakikinig sa game stream ko. Tayo na yan yung little clouds natin eh, na 'di ba? May power ka rin kahit papaano eh. Pero yun nga. It's a weird world we're living in. Eh. Imagine mo, 3 guys facing a camera discussing shit. Walang alak. Ang lungkot, 'di ba? 'Di ba sobrang mga social media. Walang alak. Loser natin ngayon. Ngayon ang cool natin. Podcast kami ni Sir Ed Chico at saka ni Iwa. Tangin na dati ang loser nitong activity na to. Eh. Hindi kayo lumalabas. Wala kayong show. Okay, to lighten things up, meron akong ano eh, segment sa podcast ko na actually hindi ko pa tawag. Hindi ko pa alam anong tawag eh. Para siyang ano, quick question, quick answer. Things that I want to know about you guys. In other words, parang Malaboy fast. Abunda. No? Yun nga, ayoko siyang tawaging fast no, kasi kay Boy Abunda na yun. Eh. Baka, baka biglang may email ako ni Boy Abunda bigla. Iwa, what is this? Kasi wala rin mga lights on. Wala rin mga ganun. Sex or chocolates. Oo, mga ganun lang. Abe, childhood celebrity crush.
si ano, fuck, di ko maalala yung pangalan niya. Si ano? Bagal na sagot, Rica Parelejo. Hey. Cute pa rin siya, still holds. Sir Ed, biggest risk you've ever taken? Risk? Biggest risk you've ever taken? Mag-inamin ko naman. Anyway, pwede naman siguro prosecute. Ano? Siguro drugs because I used to, you know. Yeah. Okay. Sobrang enjoy ko yun before. Na-enjoy ko siya. And I am not condoning it. I'm not going to promote. Mm-hmm. I'm just saying. Yep. Mali yun. Mali yun. But it's wrong, ah. It's wrong. Yep, yep, yep. Abe, characteristic you value most in others? Authenticity. Word of the day. Yep. Good answer, dude. Attorney Ed, who would you switch places with for a day? Places with? Switch places with for a day. Feeling ko lang si Keanu Reeves. Parang, seems like a cool dude. Keanu Reeves for a day. Gusto ko lang ma-feel na si John Wick ako. Abe, best piece of advice you ever got? Give up. Worst piece of advice. Best piece of advice. Yun yung best. Worst din. Yun din. Give up. Goes it's both ways. A literal sense of give up, man. Like, give up. Ato, simple question, Sir Ed. Best comedy special you've watched? Best? Kaya ng dami. Best para sa'yo. Yung kay Bill Burr siguro. Yung Paper Tiger. Atawa talaga. Yeah. Sobrang galing niya nga doon. Yep. Tsaka it applies, no? Ang daming mga take doon na very American, pero na-apply niya yung comedy sa UK. Galing. Most starstruck you've ever been, Abe? Piolo? Piolo kailan? Pascual. Kailan? Katabi niya si Casey, pero putang ina, gago Piolo. Ang pogi niya ni Piolo. Honestly, nakita ko yan si Piolo Pascual. Tapos sabi ko, tang ina na tong pogi. Diba? No. Nakakainis. Tumitigil yung mundo para sa kanya. No, 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 hindi ako bakla, straight ako ha. Pero pag si Piolo, lips to lips. Pogi. Parang nakatingin siya sa soul mo eh, no? Parang pag kahit tinignan ka lang niya sandali. Ay. Tapos parang bait-bait niya pag nagsalita. So, hanapan ng mali yung tao nasa harap. Yan yung... Di, unfair! Putang ina, anong ginawa ko mali? Pero, pero may mga tao naman gusto mong hanapan ng tama, di ba? Ito, parang mali. Walang saving grace. Walang silver lining na tao. Sir Ed, Isko or Vico? Mayor, best city mayor. Mayor Isko or Mayor Vico? Mayor Isko or? Mayor Vico. Vico. Vico for you. Oo, malayo. Oh, malayo. Okay. Abe, Jokoy or Rex Navarrete? Rex Navarrete, gago. Rex Navarrete all the way, motherfucker. Mm. Authenticity, motherfucker. Anong take Jokoy, I'm calling you out. Wala akong special sa Netflix. Pero fuck you kung magdadala ka ng Pilipino dito na taga-States. Gago, i-embrace mo yung mga tao dito, gago. Ganun maging Pilipino, man. Yep. Jokoy! Ikaw ba nag-enjoy din sa ano niya? Yung kanyang latest special. Sino bang nag-enjoy? Magandang tanong yan, Sir Ed. Nakita mo ba kung paano siya mag-flinch nung nagsalita yung taga-tenement na dancer? Gago, Jokoy. Kino-call out kita, gago. I'll show you what true Pinoy is. Welcome to the Wild Wild West. This is where the Pinoy shit is, Jokoy. Not that mama bullshit. Gusto ko yung sobrang triggered ko eh. Pero bro... Promise layo. Talaga, if you wanna exploit the minority card, bro, I don't fucking care. Mm. You're not funny. Your lineup not funny. They're not real funny people here in the Philippines. Yo, you should have brought them to the spotlight. Bitch, somebody has to say this shit. Yep, yep. The guy who has nothing to lose. Thank you. Signed. Cancel A. Barreda. Hashtag. Kasi totoo na tayo ngayon. Kasi yun nga. Yep.
I'm exercising my right not mm-hmm. as a fucking performer, yep. but as a consumer because mm. I paid for a Netflix subscription and I deserve to be pleased and be honest about my reaction. Yep. Pero, pero Abe, you're not alone. Ah. I've seen a lot of comments about the minority card. Show na medyo unflattering. Ah. Yep. Mm. Medyo, you know, hindi daw sila kasi natuwa, hindi sila natawa, hindi okay pa nila. Yep. Pero ito, sir, ito, Attorney Ed, may tanong ako, kasi ito talaga, may politikang comedy at totoo yan. Kahit alam nilang pangit na yung ginawa ni Jokoy, may mga groups pa rin ng comedians na forget may tie sila. Di ba may ganun? Friend mo eh. Close mo siya eh. Kanina nakakatawa naman yun. Kaya ito paano, gago, hindi. Mga comedians ngayon. Kailangan din natin ngayon maging mas honest kung sino talaga nakakatawa sa atin kasi wala, nabasag yung ano eh. Nabasag yung mga gatekeeper eh. They're not as powerful as they were before. Sure, they got names. So, but nobody cares that much anymore. Yun yung ano. Brother, si Jokoy naman, he's earned his stripes because, you know, he's been doing comedy for a long, long time. And even in the US naman, some people really find him fun. Nakatawa din naman talaga siya. Magaling siya talaga mag-perform eh. Medyo, yun nga lang, medyo dismal lang yung ano niya, yung huling last show special. Niya talaga. It's not what I was expecting lang. Mm. So parang nasayang yung oras ko. Yep. I mean, kasi, yun din kasi, nagmamature kasi yung mga tao. Yun yung panakuha. We mature as comics. Gusto saka I think was, ano, diba, Abe also has to transition into something else because he's clinging on to his materials about his mom. Mm. You know, yung mga ganon. Yep. Medyo nag-overstay yung welcome eh. Mm-hmm. So he should be come up with new materials that are totally different if you ask yes, me. Sir. Because his third special eh. Mm-hmm. Pangatlo na to eh. And he's been doing it for so long. So medyo experto na siya. So, you know, he's always expected to come up with something new. Pero yun yung problema kasi pag artista ka eh, no? Pagka-entertainer ka, kailangan mo bang maging ikaw or kailangan mong panghawakan yung minahal nila sa'yo? Ooh. So that's the struggle there. Yeah. Diba? Remember si David Cassidy? Hindi niya yata kilala yun eh. Si David Cassidy, sikat siya ng 70s eh. Parang bubblegum music. Mm. From 1970 to 74, he was even bigger than the Beatles. But he was marketed as a pop artist. Yeah. Mm. Eh, he really wanted, you know, to be recognized as a rock and roll superstar. Mm. So, sobra yung ano niya. Sobra yung stress sa buhay niya. Yeah. Diba? Could I cling on to this and remain as popular as ever? Or do what I really love? So, yep. Kaya hindi ko din siya mahuhusgahan kung bakit ganun siya. Kasi may mga material siya about his son. Mm-hmm. Hindi gano'ng nakakatawa eh. Even sa US, hindi gano'ng yung reception eh. Mm-hmm. But the moment he go back to discussing about his mom, sobrang natatauli yung mga tao. So hindi mo din siya masisa, di ba? But, pero sa performer, magaling siya talaga. I bibigay ka talaga. Yeah. So siya. Si Rex Navarrete nga, naging problema eh. Wala na naging bagong materials. Mm-hmm. Yeah. Joke niya din ngayon yung pag-Pilipino, umiinom sa straw. Eh, tangina, wala ng Pilipino umiinom sa straw ngayon, di ba? Matagal nang hindi nakauwi. Eh tapos hindi din, pero in fairness, hindi din kasi siya nakatira dito talaga. Mm-hmm. Sa payo. Yeah. So, ang pagkaalam niya sa Filipino, yung pangkagaya dati, yung inom sa straw na may plastic, mm-hmm. mga ganun, di ba? Yep. Yung naglalagay ng ulam doon sa ano, sa lalagyan ng ice cream, yung mga ganun eh. Siyempre, nagbabago na tayo, hindi na naman ganun. Mm-hmm. So kaya mahirap talaga pag yung komedyante sa ibang bansa would come here and would pretend to be like they're one of us. Yep. Di ba, Abe? Yeah. Kasi hindi talaga naiintindihan. May ramifications yan eh. May ramifications ang kultura na unless you're from there. Explain ko lang din yung ano, yung pain. Kasi parang kung comedian ka, ang gusto mo kasing happy story ng Pinoy, kung meron tayong homegrown, biglang dun nag-boom, di ba? Tapos umuwi dito. Parang si ano, si Trevor Noah, di ba? Yeah. Galing nilaban niya kung anong pwesto niya sa South Africa. Yeah. Grabe, di ba? Tinaguyod niya 'yon. Ang daming ayaw sa kanya. Tangina, umabot siya ng ano, Hollywood, oh, di ba? Big time baby. Yeah. Di ba? 'Yan yung world success. Pero yung parang uuwian mo kami dito,
babalik kasi siya, ako gusto analyze ko na yung ano ko, galit ko eh. Galing kasi siya sa feeling na ikaw yung inuwian pag bakasyon. Tapos mas maganda yung buhay nila doon. Hello! Hi! Oh, oh. Ah, galing! Galing talaga ng tito ko na lumaki sa America. It's so funny. He's funnier than all of us. Nandun yung pain na yun eh. Na parang, dude, we're done. We got funny shit here. We have our own scene. You didn't even give time to know the people here. The scene here, which you could have grown. Nag-surprise ka, but you know, it's cute to work that way. Pero Abe, nung show niya sa ano, di ba, sa Mall of Asia, nagsama siya ng comedians from Comedy Manila as opener. So, you know, that I guess that's a big thing na rin. Yeah. Something to be thankful for. Because if somebody famous would do that, it invites attention to other. Exactly. Yun nga, I think, gets ko yung point mo, Abe. I'm not a comedian, pero if you're gonna use that card for commercial success, lalo na Netflix yung platform mo, you're gonna use the Filipino card. Sana humila ka ng mga Filipino na comedian talaga. Tsaka ang problema ko pa doon, ano, pag hindi ka Filipino, napanood mo yung special na yun, tangina, that's not the best the Filipinos could offer. Yeah. Diba, oh, to be fair, ha, congratulations sa yung mga performer doon. Hindi ko naman sinasabi. Oh, gets. Oh, ano lang, parang gets. Ang perfect sabihin, kasi kumuha pa siya ng ano eh, yung mga PhilAm na comedians. Tama si Abe, ba't hindi ka kumuha dito? Di ba? Light mo, di ba? Yep. Na parang, I'm so proud of my being Filipino. There are so many great homegrown talents here. Yeah. And I want to expose them to the rest of the world. Yun nga. I think yun eh. It's a chance for him to showcase yung quick wit, magagaling na kayang gumawa ng technical jokes. Maraming magaling talaga. Like same sa si West. Tim Tayag, for example. Yep. Di ba, si Tim Tayag. May mga matatagal na dito na mahuhusay, na establishado na, like si Tim Tayag, si Mike Unson, or even si Alex Calleja. Yep. Yung mga matatagal na you know, na nag-earn na ng stripes nila, so to speak. There are people that you know, he could have showcased them. Yep. Kaya talagang magagaling na. Kami nga, iniidolo lang nga namin sila eh. And these are stand-up comedians for like 15 years na, 14 years na. Pero syempre, kung sa tingin mo, of course, may mga tao hindi nagagalingan sa kanila, pero you know, as a comedian, I could say na, you know, they've earned their stripes and they should be showcased. Yeah, it's about time. Siyempre kami, hindi pa muna, like, baguhan lang naman ako eh. But may maraming magagaling na rito, di ba? Yeah. Pwede sa showcase. Sir Ed, Harry Roque or Salvador Panelo? Better, house speaker. Siguro Harry Roque, kasi mas gusto ko yung charot eh. Harry Roque. O doon nakasama ko sila sa parehong kaso, ah, sa isang kaso. Hindi ko ma-mention, but it's a controversial case. Yep. Si Harry Roque kalaban ko, tapos si Sal Panelo kakampi ko. Oh. So katabi ko yan, Sal Panelo. Ibang karakter. Mapo talaga siya. Pareho. Hindi ko lang makwento eh, because it's too... Pero di ba, like, kunyari yun, Sir Ed, naka-work mo sila pareho. Naka-work mo sila pareho, you know, alam mo kung paano ang take nila, let's say, complex cases. Alam mong they are respected lawyers, di ba, in their field. Is it weird seeing them na, hindi ko, maybe I'm, ano, baka mali yung, ano ko dito, yung position ko dito. May mga decision-making na sila yung kailangan mag-address sa public, eh. Tingin mo, like, as lawyers, like, as them lawyers, tapos they are respected in their fields, is it weird na may kita sila na actually owning up to what they're saying, or it's just the job? Yun lang talaga yung trabaho. To begin with, Iwa, yung mga lawyers, para ka ding artista, no? So, merong sikat sa publiko, and there's a lot of ways you can use to be that, di ba? Yep. Pag, like si Gadon, di ba? Sikat din siya kasi yep. The dilawan. So, you can leverage on that. So, yung sikat sa publiko at may respeto ng publiko, iba rin yung nirerespeto dun sa community namin. Now, didn't talk about them, whether or not they're respected in the community. But I just want to bring that out. Yep. There is such a thing as being respected amongst your peers and being respected in the public, which is a totally different thing. Yep. Kahit sa aming komedyante eh. Di ba, Abe? Merong sikat na komedyante na tontuwa yung mga tao
na sikat na sikat. Pero sa posibleng sikat na sikat ka sa mga tao, lagi may nanonood sa iyo. Pero sa amin mismo ng mga komedyante, parang di mo masyadong nire-respect. Wala kang kwentang tao para sa amin. But it's true, it's true. Like every profession, like, I mean, may mga tao na they can do the job, but you don't really like them. Minsan may ganun eh, di ba? Parang... Tsaka madaling sumikat din sa publiko eh, magpa-controversial ka lang. Yeah. Di ba? At ikang mag-file ng kaso sa Korte Suprema, questioning every government policy. Yep. So at some point, CNN, Channel 2, Channel 7, would get to interview you and then you become known. Yeah. And then you become an expert and people go to you when it comes to issues which are legal. Pwedeng gawin pa yun. Pero kung ano yung nakikita mo sa kanila sa TV, ganun din sila sa korte. So, ganun din. Like si Harry Roque, madrama siya talaga. Sometimes argues. Imbis na mag-argue siya ng legal provisions, dinadaan niya minsan sa drama, umiiyak-iyak siya kumpare. And which is actually very, very effective kasi yung mga tao sa korte ganun din naman. Si Sal Panela, sometimes he'd go to court unprepared. Tapos, pero gadaanin niya sa tuwang. May tuwang yan, di ba? Your honor. Yeah. Yeah, yeah. So, idol si Sal Panela. Yeah. Basta kung ano makita mo sa yun din sila. I remember may isang kaso kaming controversial. We're not supposed to be interviewed by TV. And we're not supposed to even invite members of the press. So honestly, doon sa mga kliyente na yon, sa amin yung pinakamalaking client. Pero kasi, na ayaw namin din ma-media kasi ayaw namin mag-invite ng attention. So ako kahit kailan hindi ako nagpa-interview sa kaso na yon. Kahit kailan, sometimes tawagan ako ng CNN. Would you want to talk about this? Sabi ko, hindi. Hindi talaga. Kasi sa South Panelo, nagdala ng, tumawag ng channel to tsaka channel 7. Tapos pag hearing namin, dala niya dun sa labas. Kasi first time pasok niya pa lang eh. Like yung kaso na yun, para nakatatlong taon na ako eh. Kapapasok niya pa lang na nahandal niya isang kliyente, may dala siyang camera, ganyan. Grabe. So, ang ibig ko lang sabihin kasi, hindi masama yun ha, I get that. Kung gusto mo yung ganung pagsikat, pwede naman. Pero pwede rin namang hindi. Kasi parang artista, iba yung movie actor sa movie star. Like Arnold Schwarzenegger, gusto niyang maging movie star. Yep. Si Meryl Streep, movie actor. So ganun din sa komedyante. Kung gusto mo naman sumikat, pwede kang gumawa ng gimmick eh. Yeah. Tap-tap ng jokes mo, sobrang relatable, hindi mo na magawa yung sarili mong joke. Pwede naman. Pero siyempre, may mga comedians na gusto mo masabi yung gusto mo. Yep. May comedians din na tinitimpla mo. Like ako, ang gusto ko kasi, makuha ko muna yung attention nila and then I get to say my piece. So, kanya-kanya yan eh. Walang masama ron. Yeah. So, bahala ka lang mamili kung ano gusto mo. Ikaw ba, Ibsan ka doon? As a comedian? Ang gusto ko. Isama mo to sa ano, bloopers. Ako gusto ko bilang comedian, kailangan maiwan mo sila nagtatanong. Importante. Kasi lagi yung statement na binibigay ng comedian, para siyang ano eh, para siyang premise na iniiwan mo sa kanila eh. Totoo yan. So it's tas lagi siyang, yun naman yung ano niya, in your essence, di ba? It's an idea na medyo threatening sa kung ano man yung context mo ngayon sa world. Pero okay lang, di ba? Tatawa ka. Yun yung, yun yung agreement dyan eh. Di ba? Parang, siguro yun lang yung ano ko. Kaya ako lang, masyadong pakailang, cancer punch. Saka ano sila, di ba, Abe? Malaman mong okay yung materials mo because they keep on talking about them. Nakapanood na kayo. Tapos magugulat ka, ginagamit nila. Pag nakita ka nila, sinasabi nila. Ibig sabihin, nag-iwan ng marka yung materials mo, hindi lang siya nakakatawa. Yeah. Pero kasi mga komedyante, sobrang nakakatawa sila. Pero yung mga materials nila, hindi na pag-uusapan after. You know what I'm driving at? Alam mo yun? Yeah. Tawa ka talaga. Pero sobrang pag-uwi mo, hindi niya na pag... It's not even an issue that you could discuss amongst your friends. Wait. Yung mga nangi-insulto, di ba? I mean, nakakatawa talaga sila. Pero siyempre, hindi mo naman pag-uusapan pag-uwi. Nakakatawa yung sabi ni Iwa, no? Pagka daw pinag-utangin kasi hindi ka tatakbuhan. Tama pala.
about those things anymore. Pero pagka yung comedy mo, pinag-uusapan nila, and it becomes a focal point of discussion, then ibig sabihin, nag-iwan ka ng marka. Yeah. Yeah. Parang kahit yung ano mo lang, kahit joke mo sa isang bagay, tapos it also, anyway, it's funny, sure. Pero it expresses the, ano, a sentiment ng, pwede siya mag-start ng cancel culture, di ba? Yeah. Yun yung power ng isang statement mo, isang tweet, di ba? Nakakatawa, pero makakaya niya mag-cancel ng institusyon. Yun yung power ng ano. Yun yung ano din, para sa akin, sa comedy. More of ano talaga siya. It could be the same material, but it's how it's polished. Yeah. Depende talaga siya sa ano, craftsman. Yun eh. From, it could be the same joke pag nakasulat, pero it will always differ. The delivery, yung sentiment na pinanggalingan. Hindi mo kasi siya makukopya ng buo eh. Although kahit sabihin mong kinopya, pero hindi mo talaga siya makukopya deep inside. Hindi mo siya makukopya. Pag totoo siya sa'yo, good. Pero minsan kasi kahit hindi totoo sa'yo, pero ang galing ng delivery mo, nakakatawa eh. So, di ba? Yun yan. Nag-sell out ka na noon kasi nagbebenta ka na ng part na hindi sa'yo. So, yun yan. It's also something we explore as we go along. Yeah. What is comedy? How do we expose it? Pero di ba, Abe, sa umpisa, like ako, nung nag-uumpisa ako, you just want to please. Mm. So, natural yon. But as you go on, you get to realize that you're doing something so powerful that you can actually effect change. Like, you can change minds, perspectives. So, kung may tatlo, apat, limang tao na mapapabago mo, then that's good enough. But of course, ako sa akin lang yun. Ha? Pero may makilala talaga akong komedyante. It's really all about the fame. It's really all about the perks that go along with it. Yeah. And again, there's nothing wrong with it ha, kung yun yung gusto ko. Ang mahirap lang kasi, pag yung nagpapanggap ka. Mm-hmm. For example, gusto mong maging movie star, but you want to project an image that you want to be a movie actor as well. Mm-hmm. So, hindi okay sa akin yun. Mm-hmm. Yep. Kung gusto mo lang fame, maybe so be it. Yeah. Pero huwag ka nang mag-rant about the state of comedy, the state of, you know, the materials that we come up with. Yep. Huwag mo nang gawing issue yun kasi hindi naman siya authentic sa'yo. Mm-hmm. Di ba? Parang ganun. Yep. May hirap lang magsabi eh kasi baguhan lang ako eh. Si Abe yung mas pwedeng magsabi dyan. Ang galing eh, no? Ang dami mong pwedeng i-assess sa tao. Kasi, iwa, kung ginagawa, guess mo, ginagawa naman to actually sa kahit sinong kilala mo. We judge people. We assess people. Sige, it's a better term. Primal nga comedians yun, di ba? Comedians are just more vulnerable kasi they're expressing themselves. Yep. Di ba? Tapos pure voice nila yung inaano nila. So, mas madali silang i-assess. Yep. Kaya, in a way, being around them all the time, alam mo rin talaga kung sino yung parang, kaya ito yung totoong ano niya, boses niya. Yep. Na, eto, comedian na ito, magaling magsulat, pero ano pa siya eh, parang he's doing is writing it to be funny. Hindi pa siya yung na ikatulad ni Sir Ed, siya talaga yan eh. Pag pinapagalitan niya yung crowd, siya na talaga yan. Ganyan talaga siya. So, yes mo, yan yung mga ano eh, hindi ko alam ha, hindi ko sinasabi matanda, kasi sinasabi ko lang, may maturity kasi na kaya mong i-present yung sarili mo sa group of people na ready ka to take the scrutiny and even eventually take control of the room. Yun talaga ang ano nun eh, ang end goal. It's of course it's the last. Sobrang ma-ego yung mga comedians. Mm-hmm. Like you couldn't, like a comedian would ask you to comment about his set and you couldn't be truthful kasi if you are, sama loob yun sa'yo. Wala lang magagalit lang din sa'yo. So, mahirap talaga eh. Grabe yung ego ng comedian. So, kaya ako ang ginagawa ko, consciously, I always make an effort to accept things. So, pagka ako nag-bum ako, talagang tinatanggap ko yan. Tapos, gusto kong alamin kung bakit tsaka kung paano ko maayos. Kasi, hindi ka mag-i-improve eh. May mga kasama kami, tagal-tagal na. Hindi mo pwedeng sabihan. So, yung tagal-tagal na yun, ganun pa rin. Mm-hmm. Sir Ed, pero, kung may gusto ako i-cancel sa stand-up comedy culture, gusto ko i-cancel yung, alam mo, itatry mo yung joke mo sa comedian, tapos magsisimula pa lang yung show nyo. Does that happen? Alam mo, para sa akin to, personally, kasi
ako kasi host ako, Iwa. Oh. So, ang dami kong comedian na kakasama. Oh. Lahat yan, okay naman after the show. Yeah. Diba, pag-usapan oh. natin yung joke mo, yung sinasabi ni Sir Ed para mag-improve. Pero yung puta na simula ng show, alam mo yung as host, ang iniisip ko, kamusta yung room? Okay na ba yung komedyante? Okay na ba yung lineup ko? Gets mo? Iniisip ko yung buong show. Uh-huh. Puta, ikaw iniisip mo yung 5 minutes mo, tas yung opener mo, okay ba, i-open ko na ano? Kasi ikaw na parang, wait lang ha, puta, mag-start na kasi magbibiyaw na. yun yung gusto kong i-cancel na parang, sana yung mga comedians maging masutuong tao. Ganun eh. Sana hindi lang. Oh. Kinakap lang naman kasi sila. Aminin mo, kahit kunyari makasampu kang nag-kill ka, yung 11 mo, pwede kakabang ka pa rin eh. So you're always as good as your last show. Pero butangin na, huwag mong guluhin yung host. Magugulo yung host eh. Butangin yung joke mo yung naalala eh. Alam bang iniisip ng host yung lineup, inememorize niya yung mga VIP, yung title, di ba? Pinaka mahirap. Alam mo kasi, Iwa, yung host kasi dapat magaling. Mm-hmm. Siya kasi yung magtatahi ng lahat. Yeah. Yep. He also engages the crowd eh, to be ready for the comedy. Uh-huh. So if you get a host who's inexperienced, so chances are you won't deliver eh. And you do win acting. So ganun ka-importante yung host talaga. Mm-hmm. Bumabay pala ako doon kasi yun nga sinasabi ni Sir Ed. Pero si Iba, I'm really telling you, galing niya talaga. Bumabay naman, sir. Ito kasi, pag may mga good shows kami ni Sir Ed, ina-analyze ko kasi siya bakit siya good show. Kasi yung overall experience ng na hindi na natin ma-experience masyado ngayon dahil COVID. Pero yung experience mo pag nanon ka ng show, buo kasi siya eh. Yep. 'Di ba? May start, may finish, para siyang misa, magpa-partake. Yep. 'Di ba? May agreement, tapos yung host, ikaw yung nagdadala, tapos alaagaan mo sila. Ang promise mo, gago, tatawid tayo, magsasayang tayo ng 3 hours dito ngayon. Masaya tayo. Yeah, kailangan ng mga tao ng ganun eh. Tapos yun yung ano ko. Kaya, responsibility mo rin yun. Parang ikaw yung magdi-dictate ng magiging rhythm ng show na to, na magsa-start ng show na to. Paano mo rin i-introhan yung next one? Ano may introhan yung next one? Yeah. Kaya nga ang trabaho ng host is maging present. Kaya hindi siya pwedeng maging loaded with information. Yeah. Pero ang interesting sa akin nung napanood ko kayo, Abe tsaka Ed, nung sa Nomu, sino yung kasama natin doon? Sila Mike, tapos basta parang si Pastor Ruther, di ba, nandun? Nakakatuwa lang, like, after nyo. Alam nyo kasi... mga bagong materials na napanood mo kami. Oo, yun nga eh. Ang nakakatuwa doon is yung part na after nyo, tapos biglang parang, yun nga, parang nag-sama-sama kayo, parang nag-huddle kayo, di ba? Tapos parang nagiinuman na, chumichibog. Tapos parang each one, nagbibigay kayo ng tags. Pero you don't take it as a... Or how I see it from someone on the outside. You don't see it as insulting. Para lang talaga siyang tag na technical tag. Na parang, dude, yung pagkagawa mo dito, parang baka pwedeng ganito. Or ang ganda nito, parang mas okay sana kung inano mo pa. Tawag dito, in-extend mo pa. Ewan ko, ang interesting nung idea na meron palang ganong... Or does it happen regularly? Naswertehan ko lang ba na nakita ko na may ganon? Depende kung, like, for example, kasi nandun si Mike Unson, so we all look up to him. Kasi matagal siyang komedyante, 17 years na siya. Okay. So there's a certain level of respect accorded to him. So if you're around with someone like that, you tend to listen to him. Yep. Ang problema lang pag kayo-kayo o kaya pag feeling nila bago ka lang. Yeah. Hindi ka talaga pwedeng magsalita kasi automatically di-dismiss yung sinasabi mo. Kailangan mong i-earn din yun eh. Yep. And it's a reality that you have to, kumbaga, suck up. Kasi ganun talaga eh. Mm-hmm. Pero ako kasi, hindi ako masyadong ma-apple naman sa ganyan eh. Di ba, Abe? Hindi ako masyadong, basta ako, I just do my thing eh. Wala akong pakialam nung, hindi ako nagkikritisize, hindi ako nag-ano. Kasi, di talaga ako mapakialam eh. Ayoko na masyadong madrama. Ano naman yun, attorney? Kasi, gets mo, pag tayo-tayo, May ano kasi yan eh, may social boundaries. Kailangan kasi intindihin na hindi siya regimented yung yung comedy po sa Pilipinas, sinasabi ko lang, bilang tumagal na rin dito. Wala tayong kulto. Hindi tayo required na mag-ganyan-ganyang pagkaibigan. Kaya nga magkaibigan tayo bilang tao sa comedians. Kasi kunyari ako,
Yeah, may sina, may ibang comedians selected lang eh. Yun yung nagugrupo-grupo eventually. Kasi yun yung kayo yung may social bond na ayaw nga, oo nga, tama, makakatawa yung joke mo. Yun ina-accept mo. Yun yung social contract niyo with those people. Siyempre pag may others regardless of seniority or parang kung ano man siya, pero pag 'di ba, pag Sir Ed nga nilapitan ng ano eh. Right, yung pinalitan yung ano mo, Sir Ed, yung kinamentan yung set mo. Yung diba, may... yung manager ko supposedly. Mm. Oh, 'di ba? Ano? Diba? Ganun din lang siya. Kinuwento mo, Sir Ed. Hindi, wala lang. Ang problema kasi is, hindi ko alam kung kabisado niya yung the kind of stand-up comedy that we do. Mm. So parang gusto niya akong i-manage ganyan. Pero ang dami niyang binabago. Mga ganun. Oh. You're not supposed to do this, I'm not supposed to do that. Mga ganun. Oh. Parang ganun. Mga ano sila, 40 minutes silang nag-uusap ni Sir Ed. After sobrang ganda niyang set. Pero pag ganun eh, pag may nag-a-argue sa akin, hindi naman ako nag-a-argue back. Eh. Kasi pag feeling ko pointless or it's something naman na yeah, na walang patutunguhan, I just tend to listen. Yep. Pero parang ako kawawa doon, nakikita nila Abe, salita siya na sila, nakikita nila ako. Tama po. Oh, God. Bumili ba ko eh? Hindi ba niya alam na abogado yung kino-corner niya? Ito maganda si ano. Dumating si... Meron kaming kaibigan si Papa Paul Ian, comedian din. Yeah, si Papa Paul Ian distinguishes himself kasi as a comedian, kasi grabe yung ano niya, grabe yung act-out niya. Pag nag-act-out siya, pag nag-act-out siya, bading na bading talaga. Okay. So anyways, ano siya, nakita niya, kinakausap ako. Dating ngayon ito si Abe, si Papa Paul. Nagtanong din siya, Ma'am, tutal nagko-comment kayo kay Atty. Ed. Ano pong masasabi niyo dun sa set ko? Ah, ikaw, kulang ka pa sa act out. Ganyan. Tapos sumamain loob niya, no? Pinag-uusapan na namin hanggang umuwi yon, hanggang sa text, sabi sa akin ni Papa Bol, ano ba bang kulang sa akin? Di ba sobra na nga yung act out ko? Sabi ko, ano, kung papapansinin yun, di ba? Pero, yung sinasabi niya sa akin, on the one hand, maganda din. Because I realized na may audience na ang hinahanap yung kagayang sinabi niya. Mm. And which is basically what I did. I did a corporate show in UP. So isa yun sa isang break ko yun eh. Nakasama ko sila Ogie Alcacid, yung mga ganyan. So nagulat ako na pasama ako ron. So yung mga sinabi niya sa akin, na-apply ko din. You counted it as an insight. Kasi sa stand-up comedy that we do. Mm. Yung sinasabi niya sa akin makes sense. Alam mo yan, Abe? Like, na-apply ko siya sa corporate show. Kasi yung ginagawa ko stand-up comedy, yung audience ko doon, gustong manood ng stand-up comedy. Yep. As we know. But most of the corporate shows I do, the people are clueless about the kind of comedy or the kind of thing that we do. So, yung sinasabi niya also comes handy. Yun yung, kaya ako kasi pag may sinabi ka sa akin, kahit initially tutul ako, pina-factor ko pa rin siya. Yeah. Kasi pag sinabi mo yun sa audience, ibig sabihin, may bilang dapat yun. Hindi siya dapat i-dismiss. Yeah. Baka may nakikita kang ibang bagay na hindi ko nakikita. Eh, I understand where she's coming from. Eh. Kasi iba yung comedy na nakalakhan niya. Eh, may ginagawa akong, may mga pinag-performan ako na audience na ang comedy na in-expect nila, kagaya nung sinasabi niya. So yung mga stores, yung ano, so na-adjust. Yep. Yeah. Ito medyo subjective kasi syempre magkaiba kayo ng I think magkaiba kayo ng at saka relative talaga yung comedy eh. Yeah. Meron talagang merong matatawa sila, meron hindi. Pero pag walang natatawa sila, you've been doing it lots of years. Yeah, hindi na siya talaga nakakatawa. Yep. It's not because it's relative, diba? Yeah. For ito, next question ko. I think this one might be subjective in a sense na may big names out there for sure, lalo na kayo, you guys are in the scene. Para sa inyo, sino yung underrated na nasa local scene right now na comedian? Mahirap magsabi kasi we're not as pronounced, we're not as popular. Okay. So lahat kami ito as struggling eh. Ang talaga lang naman na nagme-mainstream I think si Alex Calleja lang eh. But other than Alex, wala talaga eh. So sobrang, di ba no, iba no, sobrang limited. Is there a personality na bakit hindi to mainstream? Or it's hard to, it's difficult to name kultura, names? Yung kultura, yung mindset, we're not used to this kind of comedy pe. Okay. So to be exposed.
We're still in the transition period. Remember, in the 1950s, ang usong stand-up comedy sa Amerika, yung mga jokes, di ba? Yep. Three men went inside the bar, a rabbi, a priest. Yep. Yung joke nila eh. And then dumating si Bruce Lenny. Yeah. And he totally changed, altered the landscape. Yep. So, yun lang naman. Kaya right now, if you would want to do POV stand-up comedy now, hindi ka pa huli. Okay. Kasi start pa lang din kami eh. So, halimbawa, bago pa lang si Abe. But if he's actually good, pwede siyang sumikat. Kasi nag-start pa lang itong, if you call it itong movement, nag-start pa lang eh. Yep. Ngayon, kahit pa paano, may tao na talaga eh. Alam mo yung mga unang, yung unang pasok ko, yung nanonood sa amin, matindi pa sa social distancing eh. Pagitan talaga, lamesa eh. Di ba? Kulang kung nagyan mo nga sila ng mask. May isip mo, ay, tangina, lockdown din, no? So, di ba, yun, nalalaman na, di ba? Pero right now, may tao naman, like, we just did this show at the Music Museum, may nanood eh. Yeah, yung yeah. ano na, puno naman namin yung teatrino, pero hindi pa rin ganun kadami. Yeah. Kasi hindi naman kami talaga sikat eh. Like ako, may following lang ako, but it's not like I'm known. Si Abe may following. Pero hindi kami sikat. Hindi kami talaga pwedeng magyabang. Honestly, ibang sikat lang naman sa mainstream si Alex Calleja, di ba? At least kilala ng mga tao kahit hindi aficionado ng stand-up. Alam mo kasi, Iwa, may talent eh. Wala lang yung infrastructure. Kailangan mo siya tignan yung showbiz as ano, two-way. Ano siya. Namin, for the longest time, ang sinasabi namin na hindi ready yung audience. Pwede naman. Pero actually, pwede naman. Yep. Wala lang yung infrastructure to reach them. Hindi kasi siya the same. Kasi, one, hindi natin makompare sa New York na, di ba, either maglalakad ang mga tao or subway. So, napupuntahan yung mga bars, buhay yung scene. Yep. Dito, so, habang tumatagal, it's not really because, sinasabi nila, dying yung stand-up kasi hindi nag-improve yung talent, yung quality, blah, blah. It goes a lot of ways. Maraming ano aspects na, yung ba't ka pupunta sa gig, ang hirap pumunta sa gig, yun yung truth eh. Ang hassle. Kung yung may time ka, may pambayad ka ng 250, may kotse ka naman. Park. Pero yung idea, magpa-park ka pa, ma-hassle ka pa diba? Sa parking. Yes. Tapos yung target market mo na moving people, yung mga, ano may, parang white people na extra bucks to spend a few minutes to listen to good laughs. We don't have those people. It's different. It's a different time. I mean, there are a lot of good comics if given the same, ano, the same setup. It would thrive, like, ganun. Yep. But with the regardless may COVID o wala, ang hirap mag-stand up. Yun yung truth. Yep. Kasi ang hirap niyang suportahan. Yep. Yun yung truth niya talaga. Good point, Abe. Yung sinabi mo na talent is there, pero infrastructure kulang. Yeah, man. Yeah, that's true. Lalo na si rin siguro, like, kunyari, lalo kunyari mga owners din ng bars, like, di ba, Sir Ed, yung sa Nomu, binibigyan niya ng opportunity dun sa taas at least, di ba? Di ba, Sir Ed, di ba, dun sa Nomu, parang naglagay ka sa spot na ng spot sa taas, dun makakapag, ano kayo ng set nyo. Pero, konti lang din yung, ano ba, konti lang din yung willing to take that risk. Na talagang, okay, for this bar, eto talaga, maglalagay ako ng mga comedians dito, buong gabi kayo. Parang, I mean, sa New York, may comedy cellar, may comedy store, mayroong boiler room. Alam mo talagang, it's dedicated for that craft alone. Kailangan kasi right now, may sumikat sa mainstream. Tapos dalhin niya kami lahat. Okay. Kaya ako, hindi ako masyadong nagseselos sa mga komedyante. I really couldn't care less who makes it big. But somebody should be there. And then, he gets to bring with him the kind of comedy that we do. Ang problema lang kasi kung stand-up comedian tapos sumikat, he abandons this genre, hindi ba? Tapos i-embrace niya kung ano yung meron sa showbiz. Yeah. Then hindi siya maganda. Kasi like ako, for example, lagi akong pinipilit, ini-encourage na mag-audition. It's not really my thing eh. Hindi ko siya type. Hindi ko naman gustong mag-artista rin to begin with. So, minsan nahihiya lang ako, tatawag si Sir Pat, sige na, mag-audition ka. Pero hindi ko siya talaga gusto. Pero problema rin yan, Sir Ed. Gusto ko lang mag-comedy sa stage. Yeah. Hindi ko pa mag-artista. But pero kung yung iba, pangarap nilang mag-artista, gusto ko may sumikat talaga.
Tapos dalhin yung comedy namin kasi tuloy-tuloy yan. Yep. Tama rin yun, Sir Ed. And I think to hone to that point, Abe, tama ka din. When I say infrastructure, not just the small entrepreneurs like bars, dude, broadcasting networks, production firms, gastusan mo yung bigyan mo ng opportunity yung mga comedian, lalo na kung quick wit, alam mo na kailangan mo ilabas yung ganong type of comedy sa general market. Kasi yun eh. Mm-hmm. Yun naman yung leverage nila eh. Reach. Yun eh. Parang once nadaling kita dito, ito yung reach na makukuha mo. Pero so, ano kasi yun eh. Parang chicken and egg. Which comes first? Yep. Chicken or egg? Kasi ang problem, yung network kasi would also get feedback from the audience. Yep. What's popular to them? Yep. Eh, kung ang tingin nila hindi popular yung stand-up comedy that we do, hindi nila talaga bubuhusan ng pera. Look at the US. Yung stand-up comedy scene, sobrang buhay na buhay. Yep. Mm. SNL, diba? Yep. Even yung mga The Daily Show. Yep. So, lang laughs. Sila nag-incorporate ng stand-up comedy na ginagawa natin. Pero dito, ang komedyante dito, yung mga nasa punchline, nasa Zirko. Yeah. Sila rin kinukuha sa TV. Yep. Kasi masikat talaga sila eh. Mm. And diba, say, wala tayong magawa eh. No? Ganun talaga eh. Oh, matagal din kasi yung ano, man. Matagal ang set gawin eh. Yun yung problema sa kanya. Diba, yun yung nakakatawa na twist nung stand-up. Kasi kinuha siya dati kasi mabilis i-perform. Yeah. Pero ngayon, dude, to create a 5-minute set, mag-google ka ng 1 year. I mean, 3 months kung magaling ka na kung may kaka-practice. Yeah. 5-minute set, tapos magre-record na ng TikTok na 30 seconds. Mas maraming views yun. Yeah. Gets mo? That's what you're competing with. And yung mga komedyante na nangi-insulto lang, there's nothing wrong with it, pero mas madali yun eh. Yeah. Yun sa amin, it's really a serious art form na bubuhusan mo ng panahon. Mm. Tama nga yun, ang tagal mo para mabuo yung tight na 5 minutes. Dude. Dati ginag-convenient siya ngayon, hindi na eh. Kasi, tingnan mo, kunyari, lahat, sabi ko sa'yo, oh, baka may talent. Yeah, may talent. Siguro, sabihin natin may 30, 40 working stand-up comedians, kahit yung mga inactive or active. Bigyan natin ng show. Kunyari, may na magpondo. O sige, kunyari sa BGC, libre yung theater doon, parang wish bus, may comedian dyan every week. Siyempre, may, tas record lang yun. Record lang yun. Tas iba-broadcast, Globe, Smart, YouTube, Facebook. Para lang ma-promote yung format ng stand-up. Ang sagot ko rin doon, kulang pa tayo. Kailangan sumabay yung boom dati nung ano. Everybody has to want to be a stand-up. Yeah. Yun kasi yung naging cult ng stand-up eh. Mm. It's easy enough to try. Yeah. But it's hard to master. Yun yung ano niya. Yeah. Nakapsampa ka na. Yep. Pwede ka ng comedian ka rin. Pero part ka lang nun, hindi ka pa talaga nakakasampa talaga. Yun yung part nun na kaya siya nag-grow. Fuck, I need to try. I want to be a comic too. Dumadagdag ka sa content eh. So ang dami ng stand-up comedian, ang dami ng gustong manood kasi gusto din nila maging stand-up comedian. Yan yung kulang ngayon siguro. Mm-hmm. Dahil nawala pa yung bar. Yep. May parang new generation ng... Kasi diba, tinan mo, Sir Ed, diba? Yung at least Comedy Cartel before was for whatever its flaws or pros and cons, whatever, maraming issues sa mga tao dyan. Pero at least it was an institution in itself na parang, diba, may per batch eh. Sunod-sunod ng mga comics na nabubuo nun eh. Tapos nawala, parang okay. Anong... Nawala siya ngayon. Siguro may mga bago din yung Comedy Manila. Sure, meron silang new generation. Solid okay, branching out, having new comedians then. It's great. Unsafe, nandyan pa rin. Everyone's still in the community. But my point is, dahil sa ano, naputol yung, ano, yung bar scene talaga, putol talaga siya ngayon, man. Walang new blood. Sayang yung platform ni Jokoy. Kung ang showcase niya sana, local talent, yep. Laking bagay yun eh. Kasi yung Netflix is the biggest platform right now. Yeah, doon bumalik yung tampo niya, ko actually. Number 3 pa yan eh. Mm. For about a week. Yep. Sa Pilipinas. So nasa top 10 siya for about a week. Yeah. Tapos beginning second week, nasa top 9 siya. Top 10. So million yung nanood nun. So I could just imagine the impact had he decided to showcase local talents instead. Diba? Walang bias-bias. Sana nun. Biro mo, diba? Kunyari, tinama niya si... Although kasi semi-retired na si
si ano, si Team Tayag. Pero legend talaga yun eh, si Team Tayag, sinama niya yun. Or even si Mike Unson, or even si Alex Calleja, sila yung mga talagang ika nga. GB, tama si GB. Dito. Ma-amplify niya sana yung culture. GB Labrador, sinama nila. Ang laking bagay ng stand-up comedy scene namin. Yep. Biglang maiisip ng mga Pilipino, lang ina, meron palang local stand-up comedian. Yep. Akala Erica lang. Sayang talaga. He could have taken advantage of the platform and showcase us. Yep. Yeah. So, yun lang yung sayang. Pero yun yung tanong nga eh. Magiging cool pa ba siya? Yun talaga yung tanong ko din eh. Lagi ko siyang kinocontemplate. Minsan, inifeel ko lang yung world. Sa New York, babalik siya for sure. Parang yung vacuum na walang human contact, namamatay sila eh. Babalik ang stand-up comedy for sure. Pero, ewan ko lang, yung ano ko dito eh, kailan at ano yung magiging mangyayari sa pagbalik. I think once the vaccine is invented, you have to understand, this is not the first time we're dealing with a pandemic of this magnitude. Remember the Spanish flu of 1906? That was pretty much the same. So when they invented the vaccine, slowly but surely, you know, the people went back to doing the normal things they do. Even nung 1969, yung flu, Spanish. 1 million yata, or 5 million yung namatay nung time na yon. So, ganun rin. Siyempre, if the vaccine, say, would be invented early next year, so medyo may apprehension initially. But subsequently, kasi ano tayo eh, sobra tayong social animals. Mm. So, we really have to connect and interact. Mm. Diba? Kaya nga ano eh, yung konsepto ng space, cultural yan eh. Yeah. But at the end of the day, nakakatalo lang kung gaano yung layo at lapit. But we gusto natin malapit sa isa't isa. Di ba? Like yung mga, alam yung mga Arabiano, parehong lalaki, naghahalikan pa yan eh. Comfortable sila na magkatabi kayo sa upuan. Tayo hindi, di ba? Pero, iba lang yung konsepto ng layo, but ultimately, you still want to interact. Yep. Namimiss mo pa rin yung magiinom mo kayo sa isang lamesa, dikit-dikit kayo eh. Yeah. In fact, right now, nangyayari kaya, may mga restaurants na bukas now and di ba pwedeng uminom? Yep. Nadadaanan ko eh, yung mga tagong portion. Mm-hmm. Yung mga umiinom, walwal eh. Tapos magkakatabi na eh, despite the fact that in dealing with COVID. Di ba? Si Casey Montero nga, na-arresto eh. Makain lang daw. Abe, yung sa... My only mistake was, you know, I should have just stayed home. Yeah. I just wanted to eat outside, which is what I did. Di ba? Abe, yung sa sinabi mo, I think yung sa sinabi mo na ano mangyayari sa comedy, I think yun pa rin. Feeling ko na-impede lang yung ano, na-impede lang yung process. Babalik din yan. Oh, babalik din. Pero kasi, di ba, like, yung sinabi ko sa yun last time tayo nag-usap, I think, primal yung idea na gusto mo magpatawa ng ibang tao. Eh. Like a jester to a king. Di ba? Yung idea na, may alam ko nakakatawa ko tapos kaya ko siyang patawanin. Primitive yung thinking, di ba? Na may mapapatawanin mo yung isang tao. So I think, ano talaga, kailangan lang talaga siyang ma-amplify. Kailangan lang, like, yung scene dito, kailangan siyang lumaki yung beach. Before you continue lang, gusto ko yung sinabi mong primitive. So iniisip ko, sa mga Neanderthals kaya, tayo na may stand-up comedian sila. Like sa Bonfire, Shane Jessica, the Jester. Ano ba yung gano'n? Tapos diba? Diba, ano, pag napatawa mo sila, hindi ka nakasama mag-hunt. Diba? Like a royal. Dito ka na lang sa kuweba. Diba? Hayaan mo lang kahit lampa yan. Nakakatawa yan. Pinatawa niya tayo kanina nga po. Kami na bahala sa pulo. Si Abe lang. Pero the way I see it, nag-upisa lang naman talaga yung mga ganyan. Even comedy or even any art form. Nung nagkaroon ng civilization, di ba? Mm. Kasi nung na-invento, nung tumira sila malapit sa tubig, like sa Nile, yep. Sa Yangtze, di ba? So all this river system kasi made possible farming. So they don't have to go out and hunt every day. Yeah. So common na-invento yung farming, nagkaroon ng surplus. So dahil may surplus, ang dami na nilang time. So doon na usi yung mga artisans, doon na din na usi yung mga komedyante. Yeah. Kaya yung mga komedyante, lumabas talaga sila nung may civilization na. Kasi wala silang, ang dami nilang ganap eh. So, patawa. Dami nilang time eh. Pero ng mga Neanderthals kasi,
busy silang kumuha ng pagkain, eh, tulog sila, kumuha na naman sila ng pagkain. Pero but that would be cool, ano? Yung yep. Ikaw yung first comedian sa tapos sa Stone Age, ano ka pa? Ang cool siguro nun, di ba? Tapos may dibulto niya tayo yung mukhang Cro-Mag. Tsukso, daliri! Whip! Ito, ito. Baka! Ito ka naman. Last two questions. So, para sa inyo na pareho, syempre yung question. So, what's something that scares you? Ate, ka masyadong vague eh. Relative to what? No. Vague as it is, generally speaking. Hindi siya ano, relevant to comedy or whatnot. What's something that scares you? Ako ba? Yeah. Ikaw, Abe. Ayoko nang hindi maging malaya. Mamatay ng ano... alipin. Yan yung greatest fear ko. At octopus. Too vague, Sir Ed. Ako siguro, ano, yung greatest fear ko, yun din yung gusto ko. Like yung concept ng uncertainty. Like if I die, I really don't know if there's life after death. Hmm. I don't know if my consciousness would continue. So it scares me a lot, but on the other hand, ang problema parang paradoxically, ironically, I also love the concept of uncertainty, tsaka yung hindi siya permanent. Yeah. Parang yun din yung ibigay kulay, because like for example, I couldn't imagine myself kunya di tayo namamatay. Tayo na parang hindi rin kaya yun, di ba? Yeah. So on the other hand, natatakot ka rin pag namatay ka because you don't know what's out there. Yep. Like is death the end all and be all of your existence? So you know, these things are too burdensome for me to think about, but on the other hand, I also enjoy them. Alam niyo yung gano'n, yung kung saan ka natatakot, doon ka din nag-e-enjoy. Yeah. So, parang pag mamahal ka, kung kailan ka nasasak, talo ka nagmamahal. Parang gano'n yung paradox. Yep. Tangina talaga pag totoo si San Pedro, tangina talaga. No way. Pagdating ano? Alam mo, totoo si San Pedro, ano yung mga tatanong mo sa kanya? Shit. Sabihin ko talaga, shit. Wala na. You got me, bro. You got me. Pero ipin mo, ano, kung si San Pedro nagkanulo kay Jesus in the age of social media, no? Iral siya siguro, di ba? Tapos pinapa-cancel siya. Cancel, Peter! Bawal na siyang mangisda sa Red Sea, yung mga ganun. Diba? Hashtag crow... Ano yun? Cockroach thrice. Hashtag cockroach thrice. Last question. Someone in history you wish you could have... you could take to dinner. Someone in history you wish you could take to dinner. Sa akin si Hitler. Gago, gusto ko siyang intindihin, gago. Pag yung ano lang, simpleng usapan, gusto ko lang maintindihan paano mo, saan galing. Mm. Kasi power siya, man. Energy siya, man. Gumigising siyang ganun, man. May gusto siyang mangyari na sobrang massive na kaya nit. Di ba yung idea sa utak niya? Yep. Gusto kong matikman kung saan galing yun in his own, you know, little person. Puta, gano'ng kakabaliw? Gusto ko lang makatikim. Pwede mo experience sa akin over there. Nasaan yung level of empathy niya, no? I mean, nagawa. Gusto siyang intindihan talaga eh. Kung galit siya, bakit siya galit. Pero walang judgment. Gusto lang siyang masample bilang tao. Kung sino siya, no? Sir Ed, someone in history you wish you could take to dinner. Kasi a historical figure siya. So, gusto ko si Jesus kasi si Jesus, sa sobrang daming tanong natin, matatanong ko. Tapos, di ba, pagkatapos ng dinner namin, tangina ako lang nakakaalam. Jesus na din ako, di ba? Yung secreto, eh, no? There are certain things na inintimate sa akin ni Jesus, ako lang nakakaalam. But you better listen to me, you asshole. Kung siguro na, di ba? Okay, guys. Thank you. Nakausap niya si Jesus. Thank you for giving me a few minutes of your time. Salamat. Gusto ko kayong makasama uminom ulit sana in the future. Sobrang salamat. Rap, open mic ka na rin. At subukan ko. Subukan ko. Hindi, kasi yung insanity thing, nagpaalam ako kay Sir Pat. May mga gustong sumali sa amin. Eh. May 10 gustong sumali. Abogado, 2 doktor, 2 sexing babae. Tapos yung 2 hindi ko alam kung ano-ano sa buhay nag-message lang. So balak namin magbukas ng open mic.
kapag normal na, sama ka. Pero gusto ko, actually gusto ko talaga, sinasabi ko na kay Abe dati pa, sobrang interested ako sa idea, lalo na siguro ngayon nagka-COVID. Kaya ako rin ginawa to eh. Kasi parang tayo na fuck namin it. Yung ano, fuck yung it. Bar iba, well yung Cash 272. Ha? Nakausapin ko sana yun para mag-open mic tayo. Oo yung nga eh, seven, nasunog. Gago nasunog. Yun nga eh. Yung Nomo, pwede naman mag-open mic lagi. Ayun o. Oh. Asawa ko naman yun eh. Ang ganyan dahil sa Nomo. So, pero gagawin ko, mag-open mic. Oh, pag naging good na lahat, tatry ko talaga. Kasi hindi kita kukula, well. Nakikita ko yung mga post mo sa Facebook, tsaka yung video mo na panood ko eh. Mm, may pwede eh. Oh. Pwede. Marami kang naiisip eh. Mm. So, tatranslate ko lang yan ito something yep. funny to it. Alam mo, so, yun, di ba? May tao na alam mong ang dami niyang pwedeng sabihin. Oh. Tapos, i-adjust na lang na para gawing funny yun. Pag nasanay na yun on stage. Pag napaka kami, walang sinasabi eh, pero nagpapatawa. And may narinig din ako na parang at the end of the day, maraming nakakatawa. Pero if you're able to position yourself as interesting, yun daw yung key din. Hindi naman, persona lang talaga yung importante. Like ako, abogado ako, laking bagay. Mm, yeah. Tapos kahit pa paano, may nakikinig sa akin sa mga posts ko na serious. Mm, yeah. At ginawa ko lang nakakatawa, isasama ko pa rin sila. Mm. So like ikaw, pogi, di ba? So, oh. Ikwento mo yung mga pagkahirap ng buhay mo bilang pogi, iwa. Pagkahirap pogi. Kunyari, sabihin mo, kikwento mo. Pare, ito, hindi kayo makaka-relate dito. Ha? Yung mga problema sa pogi. Ang tagad ko, gabo ko. Kayo ng panty, yung mga ganun. Kasi those are things that won't happen to us eh. Kaya pwede mo ikwento yun, di ba? Yung mga sexual page mo, yung mga meaningless sexual encounters mo, and that learn from those. Yung mga ganun, pwede mo i-share yan. Sabihin nyo, alam nyo kayo papangit nyo, you couldn't relate to this. But maging gwapo ha, tapos kwento mo yung kwento. May mga dates mo, mga natutunan mo sa date mo. So, malayo pa lang, alam ko na kung yung date ko okay. Kasi pag pogi ka, lahat na date mo na eh. Mga ganyan. You can talk about those stuff. Diba, Abe, no? Do you guys tapos, want pati yung to know? Pogi ka, pwede ka bang malibre sa date? Babae magbabayad? Pwede bang mangyari yun? Mga ganyan. Itatry ko talaga. Itatry ko talaga. Like? Once na maging okay na lahat. Gusto ko matry. Kahit yung open mic lang, kami lang nila, Abe. I mean, dish out materials. Kayo na nga yun. Pero kailangan lang, ikaw talaga yon. Tama si Abe. Ikaw, paano ba? Kasi like, for example, si Sir Mike Onson kasi, like he always tells me, dapat hindi ganyan yung joke mo, hindi ganun yung ganito mo. Ang problema kasi, yun yung gusto ko talagang joke eh. Okay. Ang pinaka-importante at the end of the day, regardless of what your jokes are, dapat yung jokes mo, ikaw talaga yon. Di ba, Abe? Mm-hmm. Pag ikaw talaga yung gusto mo yung joke na yun, mahirap kasi like gusto mo lang magpatawa. Yeah. Dapat yung materials mo, gusto mo din siya talagang gamitin para magpatawa. Pero dapat ikaw talaga yun. Authentic dapat. Yeah. Mm-hmm. Maraming din hindi authentic, Abe, no? Kasi ang purpose lang magpatawa. Meron din minsan ano, pag walang, alam mo yung walang binanggagalingan, hindi mo nga siya personal stance. Minsan may mga ganun kasi na jokes eh. Yeah. Na parang, hindi nga niya, he doesn't fight for anything. I don't know. Feeling nila nakakatawa, mga ganyan. Yeah, just to, para makagulo lang. Ewan ko, nararamdaman mo rin kasi intention eh. Manggulo but, lang? Manggulo lang? Ewan ko. Iwa, sure ka na. Ha? Mag-open mic ka na sa amin. Oo naman. Gagawin ko talaga. Tsaka I'll make sure na sa inyo muna ako kukuha ng tips bago ko gawin. Kung may matitreten sa'yo si Abe kasi dalawa na kayong pogi. Oh my God. Hindi na mataba. Mataba na ako ngayon. That's my new thing. Abe kasi, hindi ko siya nakita na wa. Every time I see him, like he talks about the time he goes to the gym, the food he eats. Di ba yung sinasabi ni Abe sa akin yan eh? Yung need niya to maintain. Di ba? Pero hindi ko lang alam ngayon, pero... Ngayon, cute na ako. Ako, cute ako dati, Sir Ed. 330 pounds ako before, eh. Ako, hindi ko ata na. Yun, malaki ako before, eh. Kaya, at least, may pogi na. kasi, sa mga sa stand-up comedian, ang daming pangit. So, ako, katamtaman. Yan din yung isang mali sa comedy. Akala ng mga pangit, free pa sila sa comedy. Di ganun kadali, no? Yan yung mga miss kong gusto ibagsak sa ano, open mic. Pero ano pa sa...
titingnan sa comedy ko sino pa yung pangit siya, hindi nakakatawa eh. Di ba, Abe? Iba rin kasi. Ang haba ng ano natin. Sobrang tama ka, Abe. Tatlong lalaki na nakaharap sa camera, sobrang kulang talaga dito is beer sa harapan natin. Guys, sarap nyo kakwentuhan. Sana makagawa tayo ulit ng isa pang episode. With whatever topics that we want to talk about. Thank you for granting me a few seconds of your time. Thank you. Salamat.